Ah, Doc, pinatawag niyo ho ako? Sa lubong na tanong ni Myra sa doktor mula sa kanyang opisina. Follow me, Miss Flores. Sambit ng doktora at muling pumasok sa kanyang opisina. Tahimik namang sumunod sa kanyang dalaga. May maganda kang background, Miss Flores. Maganda ang trato mo sa lahat ng pasyente sa ospital na to. Mabait ka, mula bata at matanda. May mahabang pasensya at mabuting kalooban. Sambit ng doktora sabay upo sa kanyang swivel chair habang hawak ang isang folder. Kaya ikaw ang napili ni Mr. Liam Matthews. Sambit nito at nangunot ang noon niya nang marinig ang sinabi ng doktor. Pinili pong maging? Tanong nga ni Myra na nagtataka. Utuin, pabirong dugtong ng doktor. Biro lang ito naman, piniling maging personal nurse niya. Wika ng doktora na ikinagulat niya. Sa dinami-dami ng mga nurse, siya pa talaga ang napili. Dok, baka nagkakamali lang po kayo. Bulong ni Myra, sabay kagat ng kanyang labi. No, Miss Flores. Si Mr. Liam mismo ang pumili sa'yo. Sagot ng doktora. Ano po bang sakit niya? Tanong ni Myra. Kibit balikat itong bumuntong hininga. Hindi mo ba napalitaan ang naaksidente siya noong nakaraan? Dahil sa car accident na yun ay nagkakomplikasyon ng kanyang mga paa dahil na rin siguro sa lakas ng impact ng pagkakabangga. Formal na sagot ng doktora sa kanya. Pilit si Myra. Napapangiti, hindi rin pala madali ang pinagdaanan ng bilyonaryong si Liam. Kailan po ako magsisimula? Tanong nga ni Myra. Ngayon na, Myra. May naghihintay ng kotse sa iyo sa baba. Wika ng doktora. Kaya bilisan mo na. Kunin mo na ang lahat ng gamit mo. Mag-ingat ka. Tugon ng doktora at tumango na nga si Myra. Wala na siyang sinayang panooras at agad siyang tumungo sa silid at kinuha ang kanyang bag. Sa pagbaba ni Myra ay may nakaparada ng SUV sa labas ng ospital. Miss Myra Flores? Tanong ng lalaking medyo may edad na. Oho, ako nga po yun, Manong. Sagot ni Myra. Nabigla si Myra nang pinagbuksan siya ng pinto nito. Hinihintay na po kayo ni Boss. Nagdadalawang isip si Myra kung papasok ba siya dahil baka kidnapin siya bigla ng matandang ito at wala pa naman siyang pamilyang babayad para sa ransom money niya. Si Mr. Liam Matthews ba ang amo mo, Manong? Paglilinaw ni Myra at nakangiting tumango naman ang matanda, kaya medyo gumaan ang kanyang pakaramdam. Agad siyang pumasok sa kotse at ginawang komportable ang kanyang sarili. Pagsarado ng pinto sa backseat ay agad na pumasok ang matanda sa front seat para magmaneho. Pasipol-sipol pang matanda habang nagmamaneho, parang nasisihan talaga ito sa kanyang trabaho. Manong, anong pangalan niyo? Tanong ni Myra. Tumitig ito sa kanya mula sa front view mirror. Eduardo Manansala po, ma'am. Sagot ni Eduardo. Ilang taon na po kayong driver ni Mr. Matthews? Ulit nga na pag-usisa ni Myra dahil gusto niyang may kaunti man lamang na malaman tungkol sa kanyang pagtatrabahuan. Bukod sa gusto niya itong makilala, dapat rin ay alam niya kung paano ito pakikisamahan. Kuwento naman ni Mr. Eduardo. 20 taon na, ma'am. Maliit pa lamang si Sir ay driver na ako ng kanyang ama. Hindi naman talaga si Sir ang amo ko, kundi ang kanyang ama. Kung hindi nga siguro na aksidente si Sir, hindi ko siya mapagmamaneho. Mahabang litanya ni Eduardo. Masugit ba yung maalagaan ko? Nahihiyang tanong nga ni Myra at mahinang natawa ang matanda. Hindi naman masungit si Sir, ma'am. Hindi lang talaga siya palatawa dahil siguro palaging abala sa trabaho sa opisina at sa pagiging istrikto ng kanyang ama sa kanya. Malungkot na sagot ni Eduardo. Naging mainitin ang ulo niya simula nung naaksidente siya dahil na rin siguro hindi na niya nagagawa ang mga bagay na gusto niyang gawin. Sagot pa nga nito. Bumuntong hininga na nga lamang si Myra at inuon ang pansin
sa bintana ng kotse. Naiintindihan ni Myra ang nararamdaman ng kanyang magiging pasyente dahil ganoon din ang nararamdaman ng kanyang mga naging pasyente sa ospital. Nagwawala ang mga ito lalo na kapag may gusto silang gawin pero hindi pwede dahil sa kanilang kondisyon. Huminto ang kotse sa harap ng isang magandang mansyon. Mula sa labas ay kitang-kita ang ganda nito. Sa pagpasok ng kotse sa gate ay sumulubong kay Myra ang magagandang mga bulaklak. May mga puting rosas na siyang nagsisimulaklak ang bumati sa kanya. Sa paglabas niya ng kotse, gustong-gusto ni Myra puriin ang bahay pero mas pinili nga niyang manahimik na lamang. Napatayo siya ng tuwid nang salubungin siya ng isang katulong. "Magandang araw po, ma'am. Akin na po ang bag niyo." Sambit ng katulong sabay lahad ng kanyang kamay. Nag-aalinlangan si Myra umiti at inabot ang kanyang bag rito. "Pasok ho kayo." Dugtong ng katulong at tumango si Myra at agad na pumasok sa loob ng mansyon. Hindi mapigilan ni Myra na namangha sa loob nito. Malagintong barandili ang umakit sa mga mata niya. Nilibot niya ang tingin sa buong sala. Napasinghap siya nang makitang sala pa lang ay ang lapad na. Magagandang chandelier at kulay kapeng dingding. Isang melodiya ang umagaw sa pansin ni Myra. Isang lalaking nakaupo sa wheelchair at may nakasanday na harp sa kanyang balikat. Habang kalmadong tinitipa ang bawat string ng alpa, parang dinuduyan ni Myra habang nakikinig sa melodiya. Parang biglang nadulas ang kamay nito at napatigil nga sa pagtipa ng alpa. Lumingon ito sa gawin niya sabay ngiti. "Finally, you're here." Pulong ni Liam. Sabay hawak sa gulong ng kanyang swivel chair at iniatras ito. Agad na lumapit si Myra sa kanya at hinawakan ang wheelchair at marahang tinulak ang wheelchair. Parang nagulat ang katulong sa kanyang ginawa na parabang gusto siya nitong pigilan. "Ay ma'am, wag ho!" Naputol ang sinabi ng katulong nang tinaas ni Liam ang kaliwang kamay. "Hayaan mo siya," sambit ni Liam. "Miss Myra," tawag ni Liam sa pangalan niya kaya natigilan nga siya. "Yes sir," nakangiting wika ni Myra. "Are you aware that you're going to stay at this mansion?" Tanong nga ni Liam. Opo, sa bawat pasyente naman po na inaalagaan ko ay may dalawang kondisyon kung sasamahan ko sila sa bahay nila o hindi," sagot nga ni Myra. "At base sa nakikita ko po ngayon, kailangan mo ng isang nurse na mapaaraw man o gabi," paliwanag nga ng babae. Hindi maalis ni Liam ang kanyang tingin sa nurse na parabang ang bawat galaw nito ang may malaking epekto sa kanya. Kanina ay habang tumutugtog si Liam ng alpa ay kalmado lamang siya. Pero nang maramdaman nga niya ang presensya ng dalaga ay lahat ng sistema ng katawan niya ay nagkagulo. Napasinghap si Liam nang bigla nitong lumapit sa kanya at marahang tinulak ang wheelchair niya. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay biglang bumilis ang tibok ng puso ng binata. Lumunok muna si Liam ng laway bago ito tanungin at habang nagpapaliwanag ito ay hindi niya mapigilang umiti. Sa sobrang malumani ng boses nito ay parang ritmo sa kanyang mga tenga. "Mananatili ako rito hanggat kailangan mo pa ng serbisyo ko," sambit nga ni Myra at humarap kay Liam. "Maliwanag po ba sir?" Tanong pa nga nito at napatango na nga lamang si Liam na parang bata habang nakatulala sa mukha nito. Mula sa makinang nitong mga mata at mahabang pilik mata, pababa sa kanyang matangos at perpektong ilong hanggang sa dumapo ang tingin niya sa labi nito. Napasinghap si Liam sabay iwas ang tingin. "Ang ganda mo," bulong nga ni Liam. "Nagbibiro kayata sir eh." Namumulang sambit naman ni Myra at nagulat si Liam nang marinig pala ito ng dalaga. "I'm dead serious," sagot ni Liam at parang binuhusan ng malamig na tubig si Myra. "Thank you sir." Pasalamat nga ni Myra sabay iwas ng tingin. "Aling Isabel,
Iikot mo si Myra sa loob ng mansyon para alam niya ang pasikot-sikot sa bahay. Utos nga ni Liam, tinahandahang lumapit sa kanyang mesa sa ibabaw ng maliit na desk. Binuksan niya ang kanyang laptop at may tinipa. Hinawakan ni Isabel ang kamay niya at marahang hinila. Doon tayo sa kusina, Iha. Ipapakilala kita sa mga kasamahan kong katulong dito sa loob ng mansyon. Wika nga ni Isabel. Ilang sandali lang ang nilakad nila at may dalawang babaeng abala sa paghahanda ng loob ng kusina. Ito si Manang Celia, ang tagaluto dito. Masarap magluto yan. Sambit nga ni Isabel at humarap kay Myrang matandang babaeng nakangiti. Gumanti siya ng ngiti rito at marahang yumuko. Ito naman si Mecca, katuwang ko sa paglilinis ng bahay. Tugtong nga ni Isabel pero hindi man lang lumingon sa gawi ang dalagang si Mecca. May mga hardinero at hardinera sa labas. Nakaiba din sa bahay na ito ang kanilang tinutulugan. At napansin mo ba yung maliit na bahay malapit sa gate? Iyon ay guardhouse minsan. Doon natutulog si Manong Eduardo. Tumangu-tangu nga ang babae sa sinambit ni Isabel. Tinignan ni Myra ang kanyang relo. Nang makitang alas 9:30 na, may gamot bang iniinom si Sir Liam? Tanong nga ni Myra kay Isabel. Oo, kaso hindi umiinom si Sir eh. Nagagalit siya sa amin tuwing binibigyan namin siya ng tubig at gamot. May halong pag-aalala ang boses ni Isabel. Makikisuyo ako ng tubig. Wika nga ni Myra at agadaman itong sinunod ang utos niya. Inabot ni Isabel ang isang basong tubig. Saan ang gamot niya? Tanong ulit ni Myra. Nasa taas po ma'am. Sandali, kukunin ko po ah. Sagot ni Isabel at nagmamadaling umakyat sa hagdan. Hindi naman nagtagal ay bumalik na nga ito na may dalang lalagyan ng gamot. Salamat. Pagpapasalamat ni Myra at agad na tinungo kung saan nakaupo ang kanyang pasyente. Abala si Liam sa pagtitipa sa kanyang laptop kaya dahan-dahan niyang binaba ang gamot at tubig sa mesa. Sir, inom na ho kayo ng gamot niyo para mabilis po kayong gumaling. Sambit ni Myra at matamis nang umiti rito. Napaangat si Liam ng tingin sa kanya at nang makitang nakangiti siya ay lumambot ang ekspresyon ni Liam. Okay, my personal nurse. Bulong na sagot ni Liam, sabay dampot ng kanyang gamot at ininom agad ito. Bumalik si Liam sa pagtitipa dahil marami siyang dapat pang ayusin para sa kumpanya. May mga dokumento pa siyang hindi napipirmahan. Napatigil si Liam nang mapansing hindi pa rin umaalis sa tabi niya si Myra. Nilingon niya ulit ito at nakangiti pa rin ito sa kanya. Hindi pa nangangawit ang panganito, kakangiti? Sabi naman bigla ni Myra. Sir, kailangan po kasing masahihin ang inyong mga binti para po hindi mag-malfunction ang inyong mga binti sa oras na nagamot na ang inyong injury. Sambit nga ni Myra at napaangat ng kilay kay Liam. Kita ni Myra na hindi ito kumbinsido kaya humugot siya ng malalim na paghinga. Kailangan po ng mga dugo na patuloy na dumaloy para rin hindi manibago ang iyong mga binti. Araw-araw kasi natin itong ginagamit at maaaring manibago ito kapag hindi mo ito magagalaw. Paliwanag nga ni Myra. Okay, fine. Tipid na sagot ni Liam at iniwan muna sandali ang kanyang ginagawa. Hinarap niya ang kanyang amo. Manang, pakiabot nga po yung bag ko. Sambit ni Myra at agad naman ito ang inabot at nilabas nga ni Myra ang isang bote. Wait, what is that? Hindi mapigilang mapasigaw si Liam. Para kasi itong bote ng mangkukulam na may mga laman pang kahoy sa loob. Pero nakangiwing paliwanag naman ni Myra. Coconut oil lang ho ito, sir. Nagulat nga ito dahil na nga rin siguro sa lakas ng pagkakasigaw ni Liam. Wala ka bang efficacent oil dyan? Naiilang na tanong ni Liam. Meron ho. Masiglang sagot ni Myra at kinuha nga ang isang bote ng efficacent oil mula sa kanyang bag. Hinawakan ni Myra ang dulo ng pajama na suot ni Liam. Sir, iangat ko po ha. Paghingi nga ni Myra ng permiso at napalunok na nga lamang, sabay tango. Nilagyan ni Myra ng efficacent oil ang kamay nito
at marahang hinaplos sa paan ni Liam. Marahan siyang napapikit habang nararamdaman ang mainit na kamay ng babae na dumadampi sa kanyang balat. "Sir, sabihin niyo po pag masakit ah." Paalala nga ni Myra bago sinimulan masahiin ang kanyang kaliwang binti mula sa kanyang hanggang tuhod. Ang paghagod nga ni Myra. Marahan ni Myra na pinisil ang tuhod niya at napapikit si Liam nang makaramdam ng kaunting sakit. Hinawakan ni Myra ang kanyang paa at dahan-dahang inangat mula sa parati nito ang pwesto. Napahigpit ang hawak ni Liam sa gulong ng wheelchair nang maramdaman ng matinding sakit. Parang nagsigalawan lahat ng buto at laman nitong napinsala. Napaangat ng tingin ang dalaga sa kanya at marahang binalik ang paa sa dating pagkakalagay. Hinilot nga ni Myra ang buong kaliwang binti at ganoon din ang ginawa niya sa kanan. "Sir, araw-araw natin itong gagawin para mas mapadali natin ang pagbabalik ng inyong dating masigilang katawan." Wika nga ni Myra at napatango na nga lamang si Liam habang pumapagaktak ang pawis. Kinuha ni Myra ang kanyang panyo mula sa kanyang bulsa at pinunasan ng noon ito. Napansin niya rin na basa ang pawis ng likuran ni Liam. "Sir, mas mabuti siguro kung magpalit kayo ng damit." Wika nga ni Myra, hindi si Liam kumibo kaya medyo kinabahan si Myra. "Okay lang ba kayo, sir?" tanong ni Myra at inangat nito ang tingin. "Manang Sabel, tulungan niyo si Myra na mapakyat ang wheelchair ko sa itaas." Utos ni Liam at agad din namang lumapit si Manang. Sabi pa nga ni Liam, "Miss Myra, alam kong mabigat ako at mataas ang hagdan ng bahay. Pagpasensyahan mo na." Bulong nga nito. Pagkalapit nga ni Manang Sabel, sagot ni Myra, "Wag na Manang, ako na ho rito." At tinulak ang lalaki paakyat ng hagdan. Sanay na rin si Myra na magbuhat ng mabibigat kaya hindi na ito nakakapanibago pa. "Sigurado ka bang kaya mo ko?" May halong pag-aalala na tanong ni Liam. "Oo naman sir, ako pa, Wonder Woman kaya ako." Napahawak ang lalaki sa balikat ni Myra na parabang kinakabahan sa mga susunod na pangyayari, pero ginawa ni Myra ang lahat para hindi sila mahulog sa hagdan. Binuhos niya ang lahat ng lakas hanggang sa makarating sa dulo ng hagdan. Napabuga si Myra ng hangin dahil sa pagod. "Saan po yung kwarto niyo dito, sir?" tanong niya kay Liam. Ninuso nga ni Liam ang unang pinto. "Ha?" nagtatakang tanong ni Myra. "Gusto yata dito ng halik eh." Bulong pa nga ni Myra sa sarili. "Ituro niyo ho, sir," sambit ni Myra na may halong inis. "Yung unang pinto," sagot ni Liam. Gumiti si Myra at marahang tinulak ang wheelchair patungo sa silid na tinuro ni Liam. Pagpasok nila ay iiwan na sana ni Myra ang pasyente nang hawakan ni Liam ang braso niya. "Bakit ho?" kunot noo na tanong ni Myra. Inabot ni Liam ang towel sa kanya. "Punasan mo yung pawis mo, baka sa ating dalawa ikaw pang magkasakit." Nakangiting sambit tuloy ni Myra pagkatapos tanggapin ng towel. "Salamat." Sabay puna sa pawis ito sa noo, pero sa pag-angat niya nang tingin niya ay nakita ni Myra si Liam na naghuhubad ng damit. Mula sa matitipuno nitong braso hanggang sa matitikas nitong dibdib ang tingin ni Myra sa binata. Pakiramdam niya, mas lalo tuloy siyang pinagpawisan. "Bakit nga pala pinili mong mag-nurse?" biglang tanong ni Liam dahilan para bumalik ang ulirat ni Myra at napalunok ng laway. "Pagkukwento nga nito?" "Ah, simula pagkabata, gustong-gusto ko na talaga makatulong sa kapwa. Ayun, paggamot ng mga sugat, masyado kasi akong maawain sa mga taong may sakit. Kaya siguro ako naging nurse dahil nakatadhana na akong maglingkod sa mga tao na nangangailangan ng tulong." Sagot nga niya. "Hanggang kailan ka tutulong sa mga pasyente mo?" muling tanong ni Liam habang inaayos ang kanyang damit. "Hanggang sa may lakas pa ako. Hanggang kaya ko pa. I will dedicate my life today to care of those who come my way. I will help everyone who needs me." Formal nga na sagot ni Myra. Inikot nito ang gulong
ng wheelchair at humarap sa kanya. "Hindi ako nagkamaling piliin ka," sambit ni Liam na ikinakiti nga lalo ni Myra. Hindi niya alam pero parang ang gaan ang pakiramdam niya kay Liam. Akala kasi ni Myra ay isa itong masungit na bilyonaryo at ganoon din ang bulong-bulungan ng iba. "Tatawagin na lang kita pag may kailangan ako sa'yo," sambit ni Liam. "Sige po," sabi nga ni Myra at lumakad na nga palabas. "Mag-ikot-ikot ka sa bahay para makabisado mo to. Ituturo rin sa'yo ni Manang Sabel ang magiging kwarto mo. Feel at home," pahabol na wika ni Liam. Tumangulang si Myra at tuluyan na nga lumabas. Pasipol-sipol siyang bumaba sa hagdan. "Ma'am, halika rito, samahan mo ako at ituturo ko sa inyong kwarto mo," sambit nga ni Manang Sabel at agad naman siyang sumunod rito. Bumaba nga sila. Kaya nakaramdam si Myra ng panghinayang. Akala niya tatratuhin siya nito ng tama. "Papatulugin kaya ako sa basement?" Ngunit naging kabaliktaran ang kanyang iniisip ni Myra. Ang nakikita niya sa ngayon, isang magandang underground kung saan may mga gym equipment. Lumampas sila roon at lumiko sa isang pasilyo. Bawat nadadaanan ni Myra na painting ay inuusisa niya ang lahat ng mga ito. Alam niyang may presyong hindi bababa sa milyon. "Ito na ho ang kwarto mo, ma'am," sambit ni Isabel at binuksan ang isang pinto. Sa pagpasok ni Myra ay umawang ang kanyang labi sa nakita. "Sigurado ka, Manang, na dito ako patutulugin ni Sir Liam?" Paniniguradong nga ni Myra. "Oo, ma'am." Napatili na nga lang si Myra at agad na tumalon sa kanyang kama. Tuwang-tuwa si Myra habang dinuduyan ang paa niya. Sa wakas ay nakahiga na nga siya sa malambot na higaan na amoy mga bulaklak ang kumot. "Ma'am, may mga damit rin ho kayo dyan sa closet," wika nga ni Isabel dahilan para tumayo siya at tumakbo sa closet. Sa pagbukas ni Myra ay may nakahilera ngang paris ng kanyang uniform, habang sa kabilang bahagi naman ay nakahilera ang panlabas ng mga damit. Gustong tumili ng tumili ni Myra kaya pinigilan niya ang kanyang bibig. Hindi siya makapaniwala kahit ganito pa lamang ang ginawa ng bilyonaryong iyon ay pakaramdam niya ay tinatrato na nga siyang prinsesa. Nagtatakang tanong tuloy ni Myra habang inuusisa ang buong kwarto. "Bakit gano'n na lang kabait sa akin ang amo niyo, Manang?" Nagtatakang tanong ni Myra habang inuusisa ang buong kwarto. May isang malaking salamin at may mga gamit pampaganda na rin. "Hindi ko nga rin alam, ma'am eh, kasi ma'am..." "Shh! Kanina pa ako naiilang, kakamam mo sa akin. Tawagin niyo na lang po kong nurse o di kaya Myra. Mas gusto ko yun," sambit ni Myra at napangiti na nga lamang si Manang. "Masaya akong ikaw ang mag-aalaga kay sir. Sigurado kasi akong mahabang pasensya mo para sa kanya," wika nga ni Isabel at naupo sa kama. Sagot naman ni Myra, "Ganoon naman po ako sa lahat ng pasyente ko." Pumangon si Myra, bigla nang may biglang pumitik sa utak niya. "Manang, bakit nga pala na-aksidente si sir? Tsikahan mo ko, dali." Sambit ni Myra na parang nabuhay ang kanyang mga chika mode. Umusog si Isabel sa tabi niya. Hindi ko po alam kung dapat ko ba itong sabihin pero mas gusto ko po sanang sa kanya mo ito malaman." Sambit nga ni Isabel. Nakangusong tanong naman ni Myra. Kahit clue lang?" Sabi na nga ni Isabel. "Ma'am, dahil sa isang babae, hindi ko din alam kung sino eh, pero isang gabi, yun na yung malakas ang ulan at tinawagan siya ng girlfriend niya para sunduin siya pero nakita niya itong may kahalikan na iba at dun nangyari ang aksidente." Pangmamarites nga na sambit ni Isabel at tumangutango na nga lamang siya. "Masyado siguro siyang nasaktan, no?" bulong ni Myra sa sarili. "Parang ganoon na nga pero, teka lang, mas mabuti sigurong kumain muna tayo ng tanghalian," sambit ni Manang Sabel sa kanya dahilan para makaramdam siya ng pagkalam ng kanyang sikmura. "Tara na nga rin, Manang, nagugutom na nga yung mga bulate ko sa tiyan eh," sambit ni Myra at mahinang napatawa ang matanda sa kanyang sinabi.
Mabilis na umalis sa kama ang dalawa at malaki ang mga hakbang ni Myra para agad na makapunta sa dining area. Ngunit natismaya si Myra nang makitang wala ang amo niya sa mesa. Tanging mga katulong, security guard at si Manong Eduardo lamang ang nasa mesa. Tanong nga ni Myra, "Wala si Sir Liam? Hindi ba siya sasabay sa atin?" Naagaw niya ang pansin ng lahat ng mga kumakain. "Ayaw niya daw bumaba," sagot naman ni Manong Celia sa kanya. Napabuntong hininga na nga lamang si Myra. Naglakad na parang nawalan siya ng gana sa narinig. Hinawakan ni Isabel ang balikat niya at mahinang tinulak patungo sa bakanting upuan. "Ito ma'am, kumain po kayo ng marami," sambit ni Celia habang nilalagyan ng kanin ang kanyang plato. Kasunod nito, ang pag-usog ng isang mangkok ng sinigang sa harap ni Myra. "Wow, Nay Celia, ikaw pong nagluto nito? Amoy palang masarap na." Nakita nga niyang may dalang mini table si Mecca. "Dadalhin mo yan kay Sir?" tanong nga ni Myra at masungit itong tumangu sa kanya. "Bakit sandwich at gatas lang? Itanghalian naman. May pinagbawal bang doktor sa kanya na pagkain?" tanong ulit ni Myra. "Hindi naman, pero wala siyang ibang gustong kainin eh. Ito nga lang," sagot ni Mecca at nakakahalata na nga rin si Myra na naiinis ito sa kanya. Binuhat ni Myra ang kanyang isang platong kanin at isang mangkok na sinigang sabay patong sa maliit na mesa na buhat ni Mecca. "Ako nang magdadala nito sa kanya." Nakangiting wika ni Myra sabay agaw sa dala nito at wala itong nagawa dahil hindi na siya hinintay ni Myra na makapagreak pa. Pasipol-sipol si Myra paakyat sa hagdan at agad na kumatok sa pinto na kung saan niya hinatid ang kanyang pasyente kanina. "Pasok!" Sagot nga ng lalaki kaya naman ay agad nga niyang binuksan ang pinto. "Magandang tanghali, sir!" Masayang bati ni Myra. "Dala ko po ang inyong tanghalian." Utos naman ni Liam na hindi man lamang lumilingon sa kanya. "Ilagay mo lang dyan, lumabas ka na." Napagat siya ng labi dahil sa inasta ng lalaki. "Kasi ho sir, kailangan niyo pong kumain ng marami ngayong araw." Masigla pa rin tugon ni Myra. Hinampas ni Liam ang mesa na nasa harap niya at ginulo ang kanyang buhok. "Bakit ba ang kulit mo, Miss Mecca?" Natigilan tuloy ito ng paglingon niya ay hindi si Mecca ang kanyang nakita. Bigla siyang kinabahan nang makita ang natatakot na mukha ni Myra. "Myra, ikaw pala?" sambit ni Liam. "Pakilagay na lang ang pagkain ko dyan sa kama, kakain din ako mamaya." Ngunit hindi sumuko si Myra, nilapag niya sa mini table ito at napabuntong hininga na nga lamang na lumapit kay Liam. "Hindi makuha sa santong dasalan? Kunin sa santong paspasan." Hinawakan ni Myra ang wheelchair at walang pasabi-sabing tinulak ito papalapit sa kama. "Sir, kung mamaya niyo pa ito kakainin, lalamig ang pagkain." Matapang nga na sambit ni Myra. Napabuga ng hangin ng mayaman. "May mga dokumento pa akong dapat ayusin." Pagmamatigasaman ni Liam. Umaakto lang ang dalaga na parang walang narinig. Nilagyan niya ng sabawang kanin, sabay sandok nito sa kutsara. Marahang hinipan ni Myra ang kutsara dahil umuusok pa ito at tinuon sa labi ni Liam. Habang si Liam naman ay nakatulala lang sa mukha niya. "Sir, say Sambit niya habang sinusubo ang pagkain. "Kung hindi lang kita gusto eh." Pulong ni Liam sa hangin at buti na lang ay hindi ito narinig ni Myra. Alok muli ni Myra sa kutsara at sinasabi nga na isubo na ang hawak nito. Parang bata nga si Liam na napasunod. Pinuka nito ang kanyang baba at sinubo ang kutsara na hawak ni Myra sa baynguya nito. "Masarap po ba?" tanong ni Myra rito at tumangulang si Liam bilang sagot. "Talaga? Matikman nga." Sambit nito at sumubo din ang pagkain. Natigilan si Liam sa pagmuya dahil sa nakita, hindi siya nagdalawang isip na isubo ang kutsara na galing mismo sa bibig niya. Parang indirect kiss tuloy yun. "Masarap nga," sang-ayon ni Myra. Kumuha si Myra ng kaunting gulay mula sa mangkok
at muling isinubo to kay Liam. Nagdadalawang isip nga siya kung isusubo ba niya ito o hindi. Pero nang ngumiti si Myra, ay para bang may sariling utak ang mga labi niyang agad na sinubo ang kutsarang puno ng pagkain. Paulit-ulit silang ganoon hanggang sa maubos ang pagkain, hindi nga nakuhang magreklamo dahil sa kaloob-looban ni Liam ay gustong-gusto nga niya ang ginagawa ni Myra. Parang hindi lang siya mayaman. Gusto rin ni Liam na matrato na parang normal na tao lang. Inabot ni Myra ang baso na puno ng tubig at ininom niya ito ng kalahati at muling inabot kay Myra ang kalahati. Ngumiti naman ang babae at nagpasalamat sabay inom ng tubig. "Pwede ko na bang tapusin yung ginagawa ko?" tanong ni Liam sa kanyang nurse at tumango naman si Myra. "Pwede, pero sasamahan kita dito para hindi ka mag-isa." Sagot nga ni Myra habang nililigpit ang pinagkainan nilang dalawa. "Mas lalo ka kasing malulungkot kapag mag-isa ka lang. Kaya ni minsan naman, pagbuksan mo yung mga ibang tao sa buhay mo." Sambit ni Myra at hindi niya ito pinansin. Bukod sa ayaw ni Liam maistorbo, ayaw niya ring matulala ulit sa ginagawa ng babaeng to. Masyado siyang kakaiba sa mga babaeng mga nakasalumuhan ni Liam. Para bang wala itong pake sa antas ng buhay niya. Bigla itong natahimik, ngunit pinabayaan niya lang ito. Napangiti na nga lamang si Liam nang marinig ang hilik niya. Nagulantang si Myra sa pagbangon. "Diyos ko Marimar, nakatulog ako." Bulong ni Myra sa sarili sabay punas sa laway sa kanyang pisngi. Nilingon niya ang pasyente niya sa mesa nito pero wala na siya. Paglingon niya sa bintana, ay palubog na nga rin ang araw. "Liam, my dear son," sigaw mula sa labas. Umalis ka agad si Myra sa kama at inayos ang sarili. Kinakabahan siyang lumapit sa pinto. "Hi, ikaw ba ang naging girlfriend ng anak ko?" Masiglang pagsalubong ng isang magandang babae sa harap niya. Puno ng alas ang leeg nito. At hindi rin halatang may edad na siya dahil sa kanyang magandang kutis. "Ma'am, my personal nurse." Pagtutuloy ni Liam na galing sa CR at sa hindi sinasadyang pagkakataon ay nakaramdam siya ng kirot mula sa kanyang dibdib. "Opo, personal nurse lang po ako ni Sir Liam." Pagsang-ayon naman ni Myra. "Oh, is that so? Nice to meet you, sweetie. I'm Ellen." Sambit ng mama ni Liam at nakipagbeso-beso sa kanya. "Myra po." Ngumiti naman si Myra at yumuko. "My dear son, may hinanda akong hapunan mo baka gusto mong sabayan akong kumain sa baba." "Ikaw rin, iha. You're welcome." Pag-aya nga nito sa dalawa pero walang ekspresyong hinarap ni Liam ang kanyang magulang. "Hindi, ayokong mapagod si Myra sa paghatid sa akin pababa at paakyat ng hagdan." Sambit nga ni Liam dahilan para gumuhit sa mukha ng kinang ang lungkot. Hinawakan ni Myra ang kamay at hinila palabas ng kwarto. At humingi na nga lamang ng dispensa. Pinaayos naman ni Ellen ang hapagkainan. Makalipas nga lang ang ilang minuto, "Sir, kain po muna tayo." Sambit ni Myra at inayos ang kanyang plato. Nilagyan niya ito ng kanin at adobo. "Kumain na po kayo ng maayos ha. Damihan mo ang kanin para makakalakad ka agad." Wika ni Myra habang kumakain. Hindi maiwasang makaramdam ng saya ni Liam. Sa tanan ng buhay niya, ay ngayon nga lang siya nakaramdam ng ganitong saya. Nagtatawanan sila at nagkukwentuhan kasama ang kanyang ina. Dahil sa pagkwentuhan ng dalawa, ay nalaman niyang maaga palang naulila ang dalaga. At lumaki lamang sa isang bahay ampunan. Mabilis na lumalim ang gabi at ngayon nakahiga na nga si Liam sa kanyang kama. Nakangiting nakatitig sa kisame. Ngayon niya lang naramdaman kung gaano siya kahalaga. "Mahal na ata kita kagad." Bulong nga ni Liam. At pinikit ang mga mata. Isang linggo na ngang inaalagaan ni Myra si Liam at naging malapit nga sila sa isa't isa
Naging madaldal si Liam sa kanya at parati na rin itong nakangiti kapag kasama siya. Sandali, bulong ni Myra habang tinutuyo ang buhok niyang basa, kakatapos lang ni Liam maligo at si Myra mismo ang pumili ng susuotin niya. Naguguluhan si Liam at hindi pantulog na pajama ang pinili ni Myra para sa kanya kundi isang jogger. Teka, may pupuntahan ba tayo? Tanong nga ni Liam sabay tingala upang makita ang ngiti ng dalaga. Oo, sagot nga ni Myra. Ayokong lumabas. Matigas na sabi ni Liam sabay iwas ang tingin. Bakit ayaw mo? Tanong ni Myra. Mahihirapan ka lang sa pagtulak sa akin dyan sa hagdan. Sambit naman ni Liam. Kung alam ko lang na magtaha ganito ako, sana nagpalagay na lang ako ng elevator dito sa bahay. Inis na usal nga ni Liam dahilan para mapatawa si Myra. Noong nakaraang araw may nilagay kami sa hagdan para hindi na kami mahirapan pagbaba at akyat tayo. Malambing na sabi nga ni Myra at niyakap ang leeg niya. Kaya sir, huwag ka nang umangal ha, ipapasyal kita. Wika ni Myra at halos maubusan ng hininga si Liam dahil sa ginawa ni Myra. Sinuklay ni Myra ang kanyang buhok. Tara na? Tanong nga nito. Tumango si Liam kaya hinawakan niya ang hawak ng lalaki at hinawakan ng wheelchair at marahan itong itinulak. Sa kabilang banda, nakangiti si Myra habang susubukan ang ginawa nilang improvised na daanan ng gulong ng wheelchair. Parang mas naging madali ang kanilang pagbaba. Sa paglabas nila, nakahanda na ang mga bagay na dadalhin nila. Myra, nakahanda na po ang lahat. Sambit ni Isabel. Pakipasok na lang po sa van at sumunod na kayo doon ha. Utos ni Myra at binuhat naman nila ang mga Tupperware at tinungo na nga ang garahe. Saan ba tayo pupunta ha? Tanong nga ni Liam na walang kaalam-alam sa nangyayari. Basta. Tanging sagot ni Myra. Tinungo nila ang garahe at nandoon na nga ang van. Naghihintay na lamang sa kanilang dalawa. Masaya ang lahat maliban kay Liam. Wala kasi siyang kaalam-alam kung ano ba talaga ang plano ni Myra. Sir, kapit lang po kayo sa balikat ko. Iaangat namin ni Manong paakyat sa van. Sambit ni Myra dahilan para makaramdam na naman ito ng inis. Ayaw niyang maging pabigat sa lahat. Parang nagiging inutil siya sa pakiramdam niya. Pero kahit ganoon, ay sinawalang bahala niya na lang iyon. Kung magwewelga pa siya, ay parang mas lalong mahihirapan lang si Myra. Ano ba talaga itong nangyayari? Bulong nga ni Liam rito. Wala. Sumunod ka na lang? Sagot ni Myra at inayos ang kanyang wheelchair, sabay upo sa tabi niya. Simula nung araw na nagtrabaho si Myra sa kanya, ay hindi na niya nararamdaman ang pag-iisa. Inaantok ako. Bulong bigla ni Liam habang umaandar ang van. Nilapit ni Myra ang balikat niya rito at marahang hinawakan ang ulo ni Liam upang ipasandal rito. Lumipas ang ilang sandali ay narinig niya ang paghilik nito. Napangiti si Myra at nilingon nito ang maamo niyang mukha na malaanghel, ang dahilan ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang gwapo-gwapo mo. Kinikilig niya ang bulong. Tinignan niya ang mahahaba niyang pilikmata. Perpektong hugis ng kanyang ilong. Makinis nitong pisngi at mapupula nitong mga labi. Napalunok si Myra ng laway nang matuon ang pansin rito habang walang sawa niya itong tinitigan na parang gusto niyang pagpantasyahan. Nurse Myra, nandito na ho tayo. Sambit ni Manong Eduardo na nasa front seat. Huminto ang van at mga tawanan ng mga bata ang ingay na sumalubong sa kanila. Sir Liam, bulong ni Myra habang mahinang tinatapik ang mukha nito. Ungol nga ni Liam pero hindi pa rin dumidilat. Sir, gising na, andito na po tayo. Bulong ulit ni Myra kaya agad itong napabangon. Lumiwanag ang kanyang mga mata at napuno ito ng tuwa nang makita ang mga batang naglalaro.
Nabanggit kasi ng mama ni Liam na mahilig si Liam sa mga bata kaya sa children's park niya ito dinala. Naunang bumaba ang mga katulong. Dala ni Mecca ang isang malaking tela at nilatag niya ito sa isang damuhan. Nakasunod si Manang Isabel at Manang Celia na dala naman ang mga pagkain. Pinagbuksan sila ng pinto ni Manong Eduardo at tinulungan siyang ibaba sa van. Kuya Liam! Sigaw ng isang batang lalaki na tumatakbo papalapit sa kanya. Madungis ito dahil sa pawis. Ang tagal mo na pong hindi nakabalik. Sambit ng batang lalaking makalapit nga sa kanya. Nagkasakit kasi si kuya, kaya natagalan akong bumalik dito. Kamusta kayo? Malumani na sabi ni Liam habang si Myra naman ay tahimik na namamangha sa likuran niya. May isang grupo ng mga bata ang tumatakbo papalapit sa kanila. Nagtatawanan nito habang tinatawag ang pangalan niya. Oh, ang dudungis niyo! Para na kayong unggoy na nakataka sa Manila Zoo. Sambit ni Liam dahilan para magtawanan ng mga bata. Ano pong nangyari sa paa mo? Utal na sambit nga ng pinakamaliit sa grupo. Ana, nadapa si kuya. Awkward na sabi nga ni Liam. Hindi na tayo makakalaro ng habul-habulan yan. Singit naman ang isa. Aba, pwede pa rin. Sambit naman ni Myra. Kuya, girlfriend niyo po ba siya? Tanong ng lalaking na una kanina. Mga bata, hindi. Ako lang ang nag-aalaga. Oo, girlfriend ko siya. Hindi na nga naituloy pa ni Myra ang sasabihin dahil oo nga ang sinagot ni Liam. Biglang namula si Myra nang magsitilian ng mga bata at ang mga panunukso ng mga ito. Taya! Sambit ni Ana habang hawak ang kamay ni Liam at biglang nagsitakbuhan ng mga bata. Nagkatitigan silang dalawa nang hinawakan ni Liam ang gulong ng kanyang wheelchair upang patakbuhin at bumilis ang takbo nito. At sa paglingon niya ay nakita niya si Myra pala ang tumutulak sa kanya. Bang nililingon-lingon mo dyan, huliin mo na si Ana. Sambit ni Myra at mabilis na tinulak ang kanyang wheelchair. Palibot-libot sila sa buong playground habang hinuhuli ang mga bata. Taya! Sambit ni Liam nang maabutan nila si Ana. Hoy, kampun ko kayong lahat ah! Matinis na sigaw ni Ana. Batay, bilisan mo na ang takbo, Myra! Tarantang sambit ni Liam. Ha? Bakit? Nagugulo ang tanong ni Myra nang makitang ang lahat ng bata ay papalapit sa kanila. Nakalimutan ko na may batas pala kami. Pag si Ana ang hinuli mo, hahabulin ka ng lahat. Sagot nga ni Liam. Nanlaki ang mga mata ni Myra at agad na tinulak ng mabilis ang wheelchair. Nako, ba't di mo naman sinabi kagad? Sigaw nga ni Myra habang mas lalo pang binibilisan ang pagtakbo. Sumigaw nga silang dalawa nang may makitang dalawang batang nakaharang sa kanila. Magpapagawa na ako ng seatbelt sa wheelchair na to. Sigaw nga ni Liam habang mahigpit ang kapit sa upuan at natatawa pa nga. Pagawa ka na rin ng wheelchair na walo, ang gulong para naman may turbo mode. Sagot nga ni Myra habang hingal na tinutulak ang wheelchair ni Liam. Nagtatawa na ng mga bata habang hinahabol sila. Myra, hinto mo na nga lang, suko na tayo. Hindi, competitive ako. Sanggot ni Myra at mas lalo nga niyang binilisan ang pagtakbo. Ngunit kahit anong bilis ni Myra, ay mabigat pa rin si Liam kaya agad pa rin silang naabutan ng mga bata. Sa bilis ng takbo ni Myra ay hindi niya napansin ang siso sa harap nila. Myra, mababangga! Sigaw ni Liam. Hinila niya pabalik ang wheelchair, sabay ilag para hindi mabangga nito. Pero sa pag-iwas ni Myra, ay nawalan siya ng balanse. Namilog ang mata niya nang makita ang bakal na nakasentro sa ulo niya. Halos lagutan siya ng hininga nang may mga bisig na humawak sa bewang niya, sabay hila sa kanya pabalik. Sa pagdilat niya, ay natagpuan niya ang sariling nakakandong kay Liam. Ayee! With will! Tili ng mga bata, imbes na huliin sila, ay nagtawanan na nga lamang silang lahat. Mabilis na tumayo si Myra habang namumula ang dalawang pisngi. Hindi ka ba nasaktan? Tanong ni Liam. Yung binti mo ayos lang? Tanong naman pabalik ni Myra. Sabay nilang tanong sa isa't isa.
Kaya naman mas lalong lumakas ang hiyawan ng mga bata. "Mga bata, halina kayo dito, nakahanda ng pagkain!" Sigaw ni Manang Celia at nagsitakbuhan ng mga bata papunta roon. Napakamot na nga lamang si Myra sa kanyang buhok habang pilit na pinipigilan ng ngiti. "Tara na nga, kinikilig na ako eh." Sambit nga nito at marahang tinulak ang wheelchair niya. "O siya, kain lang ng kain." Sambit ni Manang Isabel habang binibigyan ng paper plate kada bata. Huminto sila sa tabi ng bangko at nagulat nga si Myra nang kumandong bigla si Anna kay Liam. May hawak itong plato at masayang kumakain. "Ang sarap po talaga ng tulo ni Nanay Celia." Sambit nito at nagsitawanan nga ang lahat. "Hay nako, anong tulo Anna? Luto. Luto ang sabihin mo." Sigaw nga ng isa habang may pagkain sa bibig at tumawa nga sila. Ngumuso lang si Anna at pinagpatuloy ang pagkain ng kanyang hawak na fried chicken. "Anna," tinaas ni Liam ang kamay niya upang pigilan ang sasabihin ni Myra. "Hayaan mo na, hindi naman mabigat," bulong ni Liam. Tumango na nga lamang si Myra at kinuhanan nito ng paper plate sabay lagay ng pansit at fried chicken din dito. Iniabot niya ito kay Liam at kumuha na nga rin ng para sa kanya para kumain. Nagtatawanan sila habang kumakain at isali pa ang kadaldala ni Anna kahit na utal pa itong magsalita. Pagkatapos kumain ay naglaro ulit silang hanggang sa sumapit ang dapit hapon kung saan kailangan ng umuwi ng mga bata sa kani-kanilang mga bahay. Naging tahimik ang buong paligid at abala din ang mga katulong sa pagligpit ng kanilang mga gamit. Ikinarga ito sa van at napag-usapan nilang magpapahuli na nga lang sila Liam dahil maraming gamit ang nasa van. Hinintay ni Myra na nakaalis ang kotse at saka bumalik sa kinaupuan ng amo. Napasinghap si Myra ng hangin nang makitang walang taong nakaupo sa wheelchair. "Ang ganda ng langit." Sambit nga ni Liam at saka na lamang niya napansin na nakahiga ito sa damuhan. "Oo nga no," pagsang-ayon ni Myra, sabay upo sa tabi nito. Iniangat niya ang tingin sa makulimlim na kalangitan habang nag-aagawa ng liwanag at dilim ngunit nakalitaw ang buwan. "Ang saya ko," bulong ni Liam. "Salamat." Ngumiti siya at sabi nga nito, "Wala yun sir, maliit na bagay." Sagot nga ni Myra pero nabigla siya nang hinila siya ni Liam dahilan para mapahiga si Myra sa kanyang matitipunong dibdib. "Hindi yun maliit na bagay lang." Naging baritono ang boses ni Liam at rinig din ni Myra ang malakas na tibok ng puso niya. "Pinaramdam mo sa akin ang matagal ko nang hinahanap. Napunan mo kung anong kulang sa akin." Wala siyang maisagot sa bawat sinasabi ni Liam. Tanging boses, tibok ng puso at paghinga nito ang kanyang iniintindi. "Mahal na kita, Myra," bulungan ni Liam. Alas 12:30 na ng gabi pero pagulong-gulong lang si Myra sa kanyang hinihigaan, hindi dinadalawang ng antok. Tahimik na tinititigan ang kisame at nakangiti. Kung may iba lang na nakakakita sa kanya, ay tatawagin siya nitong baliw. "Mahal na kita, Myra," bulong ni Myra sa sarili. Pag-uulit nga nito sa sinabi sa kanya ni Liam at agad na silubsob ang mukha sa unan. "Ano ba? Ba't mo kasi nilakasan, narinig ko tuloy?" Bulong niya habang hinahampas-hampas ang unan. Nagtititili nga ito dahil sa sobrang kilig. Namumula na yata ang hasang niya dahil sa kanyang kalandian. "Hais, paano na lang pag niligawan niya ako tapos sasagutin ko siya hanggang sa magtatagal ang relasyon namin? Tapos magpo-propose siya sa akin. Siyempre sasagot ako ng oo. Sino bang makakahindi sa isang Liam Matthews? Tapos magkakaanak kami ng isang lalaki at isang babae. Pwede rin namang kambal." Pag-i-imagine nga nito, napabangon siya bigla nang makaramdam ng pagkatuyo ng kanyang kalamnan. "Mamaya ko na yan itutuloy. Iinom muna ako ng tubig," sambit ni Myra sa sarili sabay alis sa kama. Habang palabas,
sa medyo madilim na pasilyo ay tanging naging ilaw niya ang maliliit na bumbilya na nakadikit sa dingding. At nang paakyat nga ng hagdan si Myra, kumakanta pa nga ito. Sa umaga't sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Awit-awit niya pa habang masiglang paakyat sa hagdan. Nang makarating si Myra sa kusina, ay agad siyang uminom. Ngunit muntik niyang mabuga ang tubig dahil sa ingay mula sa itaas. Napabulala si Myra na napatakbo, paakyat ng hagdan. Baka kung anong nangyari sa pasyente niya, kargo niya ito. Sir Liam! Sigaw nga niya habang paakyat ng hagdan. Pagkarating niya sa itaas, ay agad niyang pinihit ang doorknob at agad na pumasok. Bakit? Bakit hindi na naman ako makatulog? Sambit ni Liam habang hawak ng mahigpit ang kanyang buhok. Sa harap nito ay may basag na picture frame. Sir, ano pong nangyari? Agad na lumuhold si Myra upang pulutin ang basag na salamin. Nagmahal lang naman ako ah. Sobra-sobra pa nga ang binigay ko. Pero bakit? Hindi pa rin ako naging sapat. Usal nga ni Liam at sa pag-angat ni Myra ng kanyang ulo ay saka na lamang niya nalaman na umiiyak pala ito. Binilisan ni Myra ang pagpulot sa mga basag na salamin. Dahilan para masugat nga siya, pero hindi niya ito pinansin. Kumuha nga si Myra ng pirasong papel at walis upang makuha ang mga maliliit pang bubog. Nagdurugo ang kamay, kaya agad siyang pumunta sa CR at hinugasan ang kanyang sugat. Kumuha si Myra ng pulbos at nilagay sa mismong sugat para tumigil ang pagdurugo. Hindi pa rin makaharap si Liam sa kanya. Nakayuko pa rin ito at mahinang humihikbi. Bumuntong hininga si Myra papalapit dito. Parang hindi lang tuhod ang may problema sa pasyente niya, pati yata puso. Matagal na yun, sir, bulong ni Myra. Oo nga, payak na tumawa nang sarkastiko si Liam. Kaya nga naiinis ako sa sarili ko eh. Niloko na nga ako, nagpakatanga pa nung nagmamaneho, kaya ito ako ngayon. Walang kwenta, inutil. Niyakap niya ito at hinimas ang likuran. Ramdam ni Myra ang bigat na nararamdaman ito at naiintindihan niya rin ito. Bakit ang lalaking ito ay umiiyak sa harapan niya? Kalimitan kasi sa mga lalaki ay pinapakita na hindi sila mahina. Kahit sa totoo lang ay nasasaktan na nga rin sila. Maaaring umiiyak si Liam ngayon sa harap ni Myra dahil komportable siya sa piling ng babae. Hindi ka inutil, kumalas si Myra sa pagkakayakap. Kaya ako nandito, para pagalingin ka, para makatayo ka ulit. Sambit nga ni Myra. Magtiwala ka lang sa akin, please. Bulong nga ni Myra at pinunasan ang basa nitong pisngi. Inayos niya ang buhok nito at pagkatapos ay humarap siya rito. Nilahad ni Myra ang dalawang kamay habang nakangiti kay Liam. Sa pagkasilay ni Liam, sa ngiti niya ay parang gumaan ang lahat. Tinanggap ni Liam ang kamay nito. Unti-unti siyang inangat ni Myra hanggang sa makaalis sa wheelchair. Pagkatapos ay marahang binaba siya nito sa kama. Bawat pag-aalaga ni Myra sa kanya ay ramdam niya kung gaano ito kabanayad sa kanya. Inayos nga ni Myra ang kanyang unan. Ginamit niya ang kamay niya para makarating sa unan. Matulog ka na. Matutulog na rin ako dun sa baba. Sambit ni Myra at tumayo, pero agad itong hinila ni Liam sa kanyang kama. Kinulong niya ito sa kanyang mga bisig at hinuli ang tingin nito. Pigilin nga si Myra habang nagiiwas ng tingin. Dumadampi ang hininga nito sa kanyang pisngi, dahilan para lalo itong uminit. Sir, yun lang ang tanging salita na lumabas sa kanyang mga labi. Hindi na nga makapagsalita pa si Myra. Say my name. Utos nga ni Liam, kaya
napalunok siya dahil sa baritono nitong boses. Liam. Tila nagsusumamong bigkas nga ni Myra sa pangalan nito sabay lingon. Tabihan mo ko kahit ngayong gabi lang, bulong ni Liam. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, marahang tumango si Myra bilang pagsang-ayon, kaya naman ay nahiga na nga sa kama si Liam. Walang ingay siyang napabuga ng hangin. Dahan-dahan si Myra na gumalaw upang umurong sa kabilang bahagi ng kama dahil nahihiya siya. Sobrang lapit nga nila sa isa't isa. Pero mabilis ang kamay ni Liam muling, hinuli nito ang kanyang bewang at siniil ng yakap. Ang mukha ni Liam ay nakapatong sa balikat ni Myra. Mapayapang pinikit ni Liam ang kanyang mga mata upang damhin ang sayang nararamdaman sa kanyang puso. Hinimas nga ni Myra ang kamay nito na nakayakap sa kanyang bewang. Huwag mo kong iwan. Bulong ng paos na boses ni Liam. Hanggat kailangan mo ko, hindi kita iiwan. Sagot naman ni Myra at humarap dito. Tinuon ni Myra ang kanyang noo sa noo ni Liam at tinitigan ng malamlam ang mga mata nito. Sa pagtagpo ng kanilang mga mata, ay kusang gumalaw ang binata upang sakupin ang labi ni Myra. Pinikit ni Myra ang kanyang mga mata habang nararamdaman ang malalambot na labi ni Liam. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay kusang gumanti ang kanyang labi sa halik na binigay ni Liam. Para silang uhaw sa isa't isa habang pinaglalandas ang kanilang mga labi. Nang matapos ang malalim na halikan, ay habol hininga silang dalawa habang nakatitig sa isa't isa. Puno nga ng pagnanasa ang mga mata nila pareho. Matulog na tayo, bulong ni Myra at siniksik sa dibdib ng binata ang mukha niya dahil ramdam niya ang pamumula rito. Rinig niya ang pagbuntong hininga ni Liam at mas lalo pang hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. Pagsinag ng umaga, ay agad na bumangon si Myra sa kama at nabigla siya nang siya na lamang mag-isa. Sir, halos pabulong na sambit ni Myra. Good morning, Myra. Kulat niyang napalingon kung saan ang galing ang boses nito. Nakaharap si Liam sa glass window. Maliwanag na rin kasi sa ibaba. Good morning, sir. Masiglang sagot ni Myra at nagunat ng katawan. Humikab siya saka umalis sa kama. Inayos niya ang kama kahit kasing gulo ng mundo ang buhok niya. Malikot ba ako? Nahihiya nga nitong tanong habang inaayos ang kumot. Hindi naman, medyo lang. Sagot ni Liam dahilan para mapangusa si Myra. Hindi daw pero may medyo pang kasunod. Ay, sanggulo. Sa isip nga nito. Myra, baba tayo mamaya doon sa may pool. Sambit ni Liam. Magsiswimming ka? Masayang tanong ni Myra. Hindi pa nga nakakatayo, lalangoy agad. Sarkastikong sagot ni Liam dahilan para humaba ulit ang nguso ni Myra. Eh anong gagawin natin doon? Mausisang ang tanong ni Myra. Sagot naman ni Liam. Susubukan ko ulit tumayo. Tumalon sa tuwa ang babae at sabi nga nito, talaga? Nung nakaraan kasi sabi mo, hindi mo pa kaya eh. Sure ka na po talaga? Paninigurado nga ni Myra. Tumango si Liam bilang sagot at tumalon-talon si Myra sa tuwa. Halika na dito para masimulan na natin ang daily routine mo. Masayang sabi nga ni Myra at marahang tinulak ang wheelchair. Pagkatapos nilang kumain, ay agad siyang dinala ni Myra sa labas. Nasa tabi nga sila ng pool sa silong ng puno. Huwag mong bibiglayin ha. Dahan-dahanin natin ang lahat. Baka kasi manlambot ang tuhod mo at matumba ka. Sambit ni Myra. Sasaluhin mo naman ako, diba? Tanong nga ni Liam at kumindot pa nga. Hindi maitago ni Myra ang kanyang ngiti at tumango. Nasa gilid nilang dalawa ang walking stick. Una nating gagawin, dahan-dahan kang tatayo at tahawak ka sa walking stick para makabalanse ka. Paliwanag nga ni Myra. Lumapit si Myra rito. Literal na hindi kita tutulungang tumayo. Humawak ka sa balikat ko para makatayo ka. Tulungan mo ang sarili mo.
Matigas nga na sabi ni Myra para patatagin ang dibdib nito. Umiti si Liam at humawak sa balikat niya. Nanginig ang tuhod nito at nasubsob ang mukha nito sa dibdib ng dalaga. Oops, sorry. Pili yung sabi nga ni Liam at napairap na nga lamang si Myra. Medyo sadya, sarkastikong dugtong ni Myra. Kagat labi si Liam hanggang sa makatayo na nga siya ng tuwid sa harap ng babae sa unang pagkakataon. Kailangan ni Myra na tumingala para makita ang malaanghel nitong mukha. May sasabihin ako. Pulong nga ni Liam at sumenyas na ilapit ang tenga niya sa labi nito. Malambot, bulong ni Liam dahilan para mamula ang buong mukha ni Myra. Umayos ka nga, bulong ni Myra. Maayos kaya ako, sagot naman ni Liam. Ay hala, namumula ang hasang ni Myra. Singit nga ni Manang Celia sa kanila pero agad din itong umalis. Inabot ni Myra ang kaliwa niyang kamay, ang walking stick. Dito ka kumapit, sambit ni Myra at nilagay ang kamay ni Liam sa bakal na pangbalanse. Humawak si Liam dito at nakatayo siya ng tuwid. Dahan-dahan mong ihakbang ang kanan mong paa, sambit ni Myra at sumunod naman si Liam. Magaling, yung kaliwa naman. Masayang sambit ni Myra nang makitang nakahakbang na nga si Liam. Ganon din ang ginawa ni Liam sa kaliwa. Mumiti at umarap kay Myra. Mukhang may isasayaw na kita. Malambing na sambit ni Liam. Muling inihakbang ni Liam ang kanyang paangunit ng inigito at ng lambot. Namilog ang mata ni Liam nang kusang nawala ng balanse ang kanyang mga binti. Pero mabilis naman siyang sinalo ni Myra. Sabay na paupo nga ulit sila sa wheelchair. Magpahinga ka muna na bigla. Iakyat mo na ako sa kwarto. Nakayukong sabi ni Liam. Pero pagkukumbinsi naman ni Myra. Subukan natin ulit. Sabi niya, iakyat mo na ako sa kwarto eh. Sigaw ni Liam sa kanya kaya naman ay agad na nakaramdam ng kirot si Myra sa kanyang dibdib. Mabigat ang bawat hakbang ni Myra habang pababa ng hakdan. Bakit kasi ang bilis niyong sumuko? Inis na sabi nga ni Myra. Kanina, habang hinahatid niya ito sa itaas, hindi ito kumikibo hanggang sa nagpaalam siyang umalis na. Lumipas ang tatlong araw na hindi sila nag-iimikan. Takot na ngang mangulit itong si Myra dahil baka masigawan na nga lang siya nito ulit, ngunit ginagawa niya pa rin ang kanyang responsibilidad. Pinapainom, pinapakain. Galit ka ba sa akin? Halos pabulong na tanong ni Liam sa kanya. Hindi sumagot si Myra at tuluyan na ngang lumabas ng kanyang kwarto. Sumapit na ang gabi at hindi pa rin makatulog si Liam. Hindi niya alam kung nakokonsensya ba siya o namimiss niya ang sigla at ngiti ng dalaga. Hinawakan ni Liam ang gulong ng kanyang wheelchair at lumapit sa kanyang alpa. Pinasandal niya ito sa kanyang balikat at marahang tinugtog ang isang malungkot na melody. Patuloy ang pagtugtog ni Liam nang hindi niya namalayan na nakapasok na pala si Myra sa kwarto niya. Hindi ka pa ba matutulog? Malumani na tanong nito dahilan para mapatigil siya at agad na lumingon sa gawin nito. Nakaupo ito sa kama niya at halatang inaantok na. Nagising ba kita? Tanong ni Liam habang papalapit dito. Umiling naman ito. Matulog ka na. Sambit ni Myra at agad nang tumayo para lumabas pero hinawakan ni Liam ang kamay niya dahilan para mapaupo siya sa kandungan nito. Hindi pa hinintay ng binata na makapalagpa ang dalaga, agad niyang sinakop ang mga labi nito. Sa una, ang pilit siyang tinutulak ni Myra pero dahil sa banayad niyang mga halik, tuluyan na ngang nanlambot ang dalaga. Kumanti ito sa mapupusok niyang halik. Hinawakan ng binata ang bewang ni Myra dahilan para maramdaman niya ang matigas na pagay na nasa pagitan ng mga hita nito. Napasinghap siya nang madiin ito sa kanyang pagkababae, lalo pang nagpapainit sa kanya ang malikot na kamay ni Liam na nasa loob ng kanyang pangitaas. Nilalaro nga ito
na parang pagmamay-ari nga nito. Pinadausdos pa nga nito ang labi niya sa leeg. At saka hinalikan. May parang kung ano ang naramdaman na init si Myra noon. Nang maoras na yon ay gusto nga niyang itong angkinin ng buo. Tumayo si Myra at niyakap siya nito para makatayo. Kusa siyang nagpatumba sa kama upang pumaibabaw sa dalaga. Kaya ba ng tuhod mo? Panghahamon nga ng dalaga. Patindi natin subukan. Handa ka na ba? Bulong ni Liam at tumango ang dalaga na puno ng pagnanasang mga mata. At dahan-dahan na nga nilang ginawa ang maiinit na eksena. Pagkatapos nga nun, galit ka ba sa akin? Tanong ni Liam at umiling na nga lang ang dalaga. Mahal kita, Myra. At hindi ko kaya hindi makita ang ngiti mo sa bawat araw. Bulong ni Liam at muling sinakop ang kanyang labi. Mahal din kita, Liam. Sagot nga ng dalaga. At napaliyad na nga lamang ito. Gabing napuno ng kanilang halinghingang buong silid. Puno ng pagnanasa ang bawat isa at nakuha nga niya ang babae at ito nga ang first time niya. Puno nga ng sarap na pareho nilang nilalasap sa bawat sandali na kasama ang bawat isa sa kamang yun. Dalawang linggo ang lumipas simula ng gabing binigay ni Myra ang kanyang sarili sa binata. Wala nang katiting na pagsisisi dahil kagustuhan niya rin naman ang nangyari. Magiging sweet si Liam sa kanya at ganoon rin siya rito. Napatakbo si Myra sa banyo nang maramdamang nasusuka na naman siya. Halos ilang linggo na nga siyang ganito. Nasusuka sa umaga at mabilis mapagod. Pero sinasawalang bahala nga niya yun. Siguro ay sa pag-aalaga lamang niya kay Liam. O heto, napaangat siya ng tingin at ang nakita niya ay si Mecca na may hawak na panyo. Mas mabuti siguro kung magpiti ka na. Tugtong nga ni Mecca at tinanggap niya ang panyong hawak nito sa baypunas ng kanyang labi. Bakit naman ako magpipiti eh? Nurse ka. Alam mo kung anong mga sintomas ng pagbubuntis. Putol nga ni Mecca sa kanyang sinabi. Nilibot ni Myra ang tingin sa buong kusina at nakahinga nga siya ng maluwag nang makita silang dalawa lang ang tao. Sobrang pagod lang siguro to, Mecca. Ma'am, nakahanda na raw po ang sasakyan. Biglang sambit ni Mang Eduardo. Nginitian nga lang niya si Mecca at agad na sumunod sa matanda. Naubusan na kasi ng gamot si Liam, kailangan nilang pumunta sa pharmacy. Mabilis ang naging pangyayari at ngayon ay nakatulala ang babae na hawak ang dalawang pregnancy test na parehong positive. Marahan siyang umakyat sa hagdan. Pupuntahan niya si Liam, dapat niya itong malaman. Matagal kitang hinintay, rinig niya sa boses ni Liam. At bumalik ako para sa iyo, Liam. Sandali, boses ng babae yun ah. Sa isip nga ni Myra. Muli nga niyang pinakinggan ang pag-uusap. I miss you. Sambit ni Liam at hindi na mapigilan ni Myra ang kanyang kuryosidad. Agad siyang sumilip na dapat ay hindi na niya ginawa. Nakita ni Myra na may kayakap si Liam na ibang babae. Matangkad, maganda at lubhang nakakaakit. Parang may nakatarak na punyal sa puso ni Myra habang nakikitang may kayakap ang lalaking mahal niya. Buntis ako, Liam. Sambit ng babae habang nasa kalagitnaan ng kanilang pagyayakapan. Pero nabigla si Myra nang kumalas sa pagkakayakap si Liam at malayang lumakad. Parang sanay na itong makatayo. Napakapit siya sa kanyang bibig at nabitawan ng isang piti dahilan para mapalingon sa gawin niya. Si Liam, agad siyang tumakbo pababa. Hindi niya namalayang namamasa na pala ang kanyang mga pisngi dahil sa rumaragasang luha. Niloko siya. Pinaikot lang siya ng tarantadong lalaking yun. Napaniwala si Myra nitong hindi siya nakakatayo. Bakit lahat ng ginawa nito ay pagpapanggap?
Paano na lang kung pati ang sinabi nitong mahal siya nito ay pagpapanggap din? Naiisip nga ni Myra. Parang nadudurog ang puso niya sa mga tanong na nasa isip niya at hindi niya namalayang nasa kalye na pala siya. Pero napatigil siya nang may mainit na likidong dumadaloy sa binti niya. Hindi. Hindi. Sigaw ni Myra nang makitang nagdudugo nga siya. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang kanyang tiyan. Nakaramdam siya ng pagkahilo nang mahawakan ang sariling dugo. Hindi to pwede. Walang kasalanan ng bata. Bulong ni Myra bago himatayin. Pagdilat ng mga mata ni Myra ay nakakasilaw na liwanag ang sumalubong sa kanya at may nakita siyang lalaki. Diyos ko, kukunin niyo na po ba ako? Paus niyang tanong. Impakta? Hindi? Namilog siya nang marinig ang boses ng kanyang kababata. Kaya parang hinihila sa kalye na yon ang kotse ko kasi nandun ka nakahandusay. Nanggigil nga nitong sambit. Iwan? Ang baby? Tanong ni Myra habang nakakagat labi at kinakabahan. Sa awa ng Diyos, buhay ang baby, pero ikaw talaga ang papatayin ko. Ilang buwan ka lang tumira dun sa milyonaryong yun, nagpatira ka agad? Dadaan ito habang lakad-lakad sa tabi ng kama niya. Bilyonaryo siya, hindi milyonaryo. Pagtatama pa nga ni Myra, gaga, wala akong pake. Sigaw ni Yuan. Sir, huwag po kayong sumigaw, ospital po to at kailangan ng pasyente na magpahinga. Suway ng nurse dahilan para matahimik nga ang bakla sa tabi. Oh, ano nang gagawin mo ngayon, ha? Inis na tanong ni Yuan. Wala na tayong magagawa eh. Nandito na to. Sagot ni Myra at bumuntong hininga. At dugtong na sabi nga nito, alis muna ako sa trabaho at uuwi ng probinsya. Inis na bulong naman ni Yuan. Wala na talaga akong magagawa. Bumuka ka ka na eh. Hay nako. Hindi na siya sumagot at pinikit ang mga mata. Mas mabuti pang ilayo na lang niya ang bata kay Liam kaysa sa makikihati sila sa atensyon nito sa ibang babae at anak nito. Kaya ko namang buhayin ng bata. Bulong ni Myra sa sarili. Lumipas nga ang 4 na taon. Ano ba namang impormasyon yan? Galit na sigaw ni Liam sa kanyang informante. 4 na taon ka nang naghahanap? Pinahalughog ko sa iyo ang buong Pilipinas para mahanap si Myra, pero hindi mo magawa-gawa. Sayang ang milyon na binabayad ko sa iyo kung kaunting impormasyon lang, hindi mo naman na ibibigay sa akin. Sumabog na nga si Liam at namumula na nga sa galit. Sir, ginagawa ko naman po ang lahat. Lumayas ka sa harap ko, Totoy. Utos nga ni Liam habang pinapakalma ang sarili. Rinig niya ang yapag nitong paalis, tumayo siya at lumapit sa picture frame. Kasama niya si Myra sa litrato pati ang mga batang nakalaro nila sa park dati. Hinaplos niya ang mukha nito mula sa larawan at pilit ng umiti. Hindi mo man lang ako hinintay na magpaliwanag. Bulong ni Liam at tumingala nga siya para pigilin ang sariling luha. Ang babaeng kayakap niya ay ang pinsan niyang galing sa ibang bansa at nabuntis ng kasosyo nitong sa negosyo. Simula nang umalis si Myra sa buhay niya ay parang nawalan siya ng sigla. Sinubukan niyang habulin ito pero kakagaling pa lang niya. Hindi nakatagal ang mga binti niya sa pagtakbo. Malaki na ba ang anak ko? Tanong niya at pagak na napatawa sabay hawak sa piti na palaging nasa bulsa ni Liam. Sa tabi ng larawan nila ay nakita niya ang picture ng kanyang nakababatang babaeng kapatid. 5 taon pa lang ito nang yumao dahil sa malalang sakit. Bumuntong hininga siya at kinuha sa bulsa ang kanyang telepono. Hello Captain, pakihanda ang helicopter.
Pupunta tayong Baguio. Dadalawin ko ang puntod ng kapatid ko. Sambit ni Liam at agad na binaba ang tawag. Samantala, Mama! Sigaw ni Faye habang papalapit kay Myra. Sinundo niya ito mula sa bahay ni Yuan. Anak ko! Niyakap niya ito ng mahigpit at humalik ito sa kanyang pisngi. Iniwan mo ang shop? Tanong ni Yuan habang papalapit sa kanila. Oo, pero babalik din kami kaagad. Kaya hindi na kami magtatagala. Bye! Sambit ni Myra. Pruhang to? Hindi ka man lang magpapasalamat sa pagbantay ko sa anak mong makulit? Inis na sambit ni Yuan. Oo na, salamat na. Tipid na sambit naman ni Myra habang natatawa. Titay, salamat po sa pagbantay sa akin. Masiglang sambit nga ni Faye habang kumakaway sa tito niya. Ho? Napagod ako kaka. Laro kay tito. Sambit ng bata at ngumuso. Ngumuso pa rin ito habang papasok sila ng kotse. Natawa na nga lamang si Myra dahil napakadaldal talaga at bibo ng kanyang anak. Ma, ako po ay nagugulumihanan. Pagtatama muli ni Myra sa kanya. Anak, naguguluhan. Yun yung tama. Ah, basta yun na po yun. Nagugulumihanan po ko kasi si titay. May lolo islaw na tinatawag niyang papa. Bakit po ako wala? Inosenteng tanong ng bata. Bumuntong hininga si Myra ng maramdaman ang pagguhit ng sakit sa dibdib niya. Pagpapaliwanag na nga lamang ito kasi anak, ang papa mo nasa malayong lugar. Sagot ni Myra sa anak niya. Saang rugal, mama? Tanong ni Pei. Anak, lugar. Pagtatama ulit ni Myra. Ano pong pangalan niya? Tanong ulit ni Pei. Napayuko siya. Ayaw na niyang magsinungaling pa sa anak. Liam, Papa Liam. Sagot ni Myra at tinuon sa kalsada ang atensyon. Papa Liam, ang ganda naman po ng name ng papa ko. Papa Liam. Paulit-ulit na sambit ng anak niya. Hininto ni Myra ang kotse sa garahe ng kanilang maliit na shop. Paglabas niya ng kotse, ay agad niyang pinagbuksan ang pinto ang kanyang anak. Napangiti siya habang nilalahap ang halimuyak ng pine tree. Iba talaga ang preskong dala ng Baguio. Nagmamadali niyang binuksan ang shop nang makitang may mga customers na naghihintay. Naku, pasensya na po kayo ha. Sinundo ko pa po kasi yung anak ko eh. Sambit nga ni Myra. Welcome to Faye's Flower Shop! Masiglang bati ng batang si Faye. Ang mga customers naman ay natuwa sa kakyutan na taglay ng bata. Myra, isang sunflower bouquet nga. Anniversary kasi namin ng asawa ko. Sambit ng lalaking palaging bumibili ng bulaklak sa kanya para sa kanyang asawa. Napangiti si Myra at hindi maiwasang maingit. Bumuka ka lang pala siya kay Liam pero hindi siya nakatanggap ng dahon man lang ng bulaklak mula rito. Mama, play-play po ko sa labas. Sambit ni Faye at agad na tumakbo palabas ng shop. Nakipaglaro ito sa mga batang palagi nga niyang kalaro. Faye, habulin mo kami. Sigaw ng isa nga niyang kalaro at tumakbo nga siya para habulin ito. Pero wala siyang laban dahil 3 taon lamang siya. Kaya naman tumigil siya at hingal na umupo sa damuhan. Antaya naman ni Lee. Usal niya habang naiiyak na. Lumingon siya sa kanyang pinanggalingan at hindi na nga niya alam kung saan ba siya banda dumaan kanina. Mangiyak-ngiyak na ngang nilibot ni Faye ang tingin sa buong paligid. Mga lapida at simentong krus ang mga nakita niya. Mama! Mama! Natatakot niyang bulong sabay tayo. May nakita siyang lalaki na nakaluhod sa isang puntod. Nagsindi ito ng kandila. Pagkatapos ay tumayo. Tahimik siyang lumapit dito para humingi ng tulong. Manong! Ay anak! Nang tiyanak! Gulat na sigaw ni Liam. Antatakot ako dito!
sigaw nga ni Faye at agad na yumakap sa tuhod niya. Umiyak ito dahil na rin siguro sa gulat. "Bata, pasensya ka na. Nagulat yata kita eh." Sambit ni Liam at lumuhod para pantayan ang bata. Pinunasan niya ang mga luha nito. "Faye po ang pangalan ko." Sambit niya at suminghot. Napangiti siya dahil sa kakita ng bata. Ang bilis niyang maging komportable sa batang ito. Siguro dahil ay mahilig siya sa mga bata. "Bakit nandito ka sa sementeryo? Tsaka bakit mag-isa ka?" Pag-usisa nga ni Liam habang sinusuri ang mukha nito. Parang batang bersyon niya lang kasi ito. Mga labi at mata lang nito ang nagiba. "Ang ganda ng mata mo ah," bulong ni Liam. "Nagmana po kasi ako kay mama eh," sagot ni Faye at piningot niya ang ilong nito. "Saang bandang bahay mo? Para matid na kita. Baka hinahanap ka na ng mama at papa mo. Baka nag-aalala na sila," sabi nga ni Liam. Malungkot, nabulong naman ni Faye. "Wala naman akong papa eh. Lahat ng bata may papa. Pero ako wala." Malungkot na sabi nga nito. Pero tila nabawi nito ang lungkot dahil sabi nga ni Faye, "Ah, oo nga pala." Tumalo nito. "May papa Liam nga pala ako." Sambit ng bata at natigilan si Liam sa narinig. "Sino ang papa mo ulit?" Tanong nga niya ulit. "Papa Liam, sabi ng mama ko kanina, yun ang pangalan ng papa ko eh." Inosenteng sagot ni Faye. Bumilis ang tibok ng puso ni Liam at hindi nga niya mawari kung bakit. "Bata? Faye, anong pangalan ng mama mo?" "Myra po," sagot ng bata habang iniikot-ikot sa kamay nito ang kanyang buhok. Hindi mapigilan ni Liam ang sarili at niyakap ng mahigpit ang anak niya. "Anak," bulong ni Liam at hindi mapigilan ang sarili na maiyak sa tuwa. "Ano po? Ako anak niyo?" Nang makaharap ang mag-ama ay nagulat ang bata nang makita siyang umiiyak. "Bakit po kayo umiiyak? May masama po ba? Kayong nararamdaman, may masakit po ba sa inyo?" Tila nag-aalala nga na tanong ni Faye. Pero umiiyak lang si Liam at niyakap ulit si Faye. Nagugulhan man ay niyakap din naman pabalik ng bata ito. Hinaplos-haplos ang likod nito. "Huwag na po kayong umiyak," sambit nga ni Faye. "Nasaan ang mama mo?" tanong ni Liam. Nananabik nga siyang makita si Myra, ang mga mata nito at ang mga ngiti niya. "Nasa flower shop po namin," sagot ng bata. At binalot siya ng tuwa dahil may nadaanan siyang flower shop habang papunta rito. "Puntahan natin ang mama mo." Tumayo si Liam at hinawakan ng kamay ng bata pero winaksi ito ng bata at umatras. "No! Sabi ni mama, huwag daw po akong sumama sa stranger," sambit nga ni Faye. Napailing si Liam at lumapit rito. At sabi na nga nito, "Ako si Liam. Ako ang papa Liam mo," sambit niya. "Ay, we?" Natawa si Liam nang inihilig nito ang kanyang ulo habang umunguso. Pinisil ni Liam ang matabang pisngi ng bata at kusang humawak ang bata sa kamay niya. "Tara na nga po, baka nag-aalala na si mama sa akin," sambit nga ni Faye. Sinakay niya ang bata sa kotse at pinagmaneho ito. "Faye!" sigaw ni Myra habang nilibot ang lugar na palagi niyang pinaglalaruan kasama ang mga kaibigan niya. "Saan mo kasi iniwan yung bata?" inis na tanong ni Yuan. Nang mapansin niya na wala si Faye ay agad niyang tinawagan ng kaibigan. Nagpaalam siya kanina na maglalaro lang siya. Kinakabahang sabi ni Myra. Parang pinuhusan nga ng malamig na tubig si Myra nang hindi mahanap ang anak. "Paano na lang kung nakidnap ang anak mo?" tanong ni Yuan. Biglang nang lambot ang tuhod niya dahil sa sinabi ni Yuan at napaupo nga si Myra sa damuhan. "Huwag naman sana,"
Bulong ni Myra at sinimulan umiyak. Ano ko na lang ang meron ako eh? Hagulgol nga nito. Mama! Rinig niyang boses ng anak kaya agad siyang tumayo at hinanap nga kung saan ito nang galing. Nasa harap si Faye ng shop at may kasamang estrangherong lalaki na nakatayo din sa tabi nito. Anak, saan ka nang galing? Kanina pa kita hinahanap. At tumakbo papalapit dito. Nang makalapit nga dito ay agad niya itong niyakap ng mahigpit. Pinag-alala mo naman si mama eh. Saan ka ba nang galing anak ha? Tanong niya dito at hindi pinansin ang presensya ng lalaking nakatayo sa harap nilang dalawa. Nawala po ko. Buti na lang nakita ko si Papa Liam tapos hinatid po niya ako dito. Nanlamig si Myra sa narinig mula sa anak. Anak naman, si Papa Liam mo malayo. Sabi nga nito at hiniharap ang anak sabay hipos sa buong mukha nito. Pero nasa tabi niyo lang ako, sambit ni Liam na nakatayo sa harap nilang dalawa. Inangat ni Myra ang tingin habang pinagdarasal sa kanyang isipan na mali ang kanyang hinala na si Liam itong nasa harap nila. Pero parang nagunaw ang kanyang pagdarasal nang makita ang lalaking minamahal niya. Tumayo si Myra at tinago ang anak sa kanyang likuran. Bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Sunod-sunod na tanong ni Myra sa kanya. Nandito ako para sa inyo. Sagot ni Liam. Yuan, takpan mo ang tenga ng anak ko. Utos nga ni Myra sa kaibigan at agad din namang ginawa ni Yuan iyon. Nang makitang ginawa na ng kaibigan ang kanyang inutos, ay galit niyang hinarap si Liam. Ang kapal ng mukha mong magpakita sa akin at isa pa, hindi mo anak si Faye. Anak ko siya sa ibang lalaki. Stop lying to me, Myra. Nakita kita. Nalalaglag yung piti bago tumakbo. Hinabol kita pero hindi kinaya ng binti ko. Sigaw ni Liam. Hindi dahil sa galit, kundi dahil nasasaktan siya. Isang hindi pagkakaintindihan lang ang lahat at hindi siya makapagpaliwanag kay Myra. Dahil may kayakap kang iba, may nabuntis kang iba, sumbat din ni Myra sa kanya. Pinsan ko yon! Sagot nga ni Liam, natahimik si Myra. Nabuntis siya ng kasosyo ko sa negosyo. Dahil mali lahat ng iniisip mo habang naririnig mo ang pag-uusap namin. Hindi mo nga ako hinayaang magpaliwanag eh. Napaluhod si Liam. Ikaw yung nang iwan. Akala ko ba hindi mo ko iiwan kapag kailangan kita? Araw-araw kitang kailangan, Myra. Araw-araw. Napasinghap si Liam at pinunasan ang kanyang luha. Pero alam mo ba kung bakit ako nasasaktan ng ganito? Paos na tanong ni Liam. Napailing naman si Myra habang rumaralgasa ang luha. Dahil pinagkait mo sa akin na mahaplos ang tiyan kung saan nabuo ang anak natin. Pinagkait mo sa akin na marinig ang unang iyak at tawa niya. Paos ang boses nito kaya hinawakan ni Myra ang nanginginig nitong kamay. Parang ninakaw mo sa akin ang pagiging ama ko. Araw-araw kong gustong malaman kung ano kaya ang mukha ng anak ko. Kung nagmana ba siya sa akin? Kung kasing ganda rin ba ng ngiti mo? Ang kanyang mga ngiti? Hagulgol ni Liam. Pinunasan ni Myra ang kanyang mga luha at niyakap. Myra, hinanap ko kayo. At ngayong nahanap ko na kayo, sana naman, hayaan mo akong mahalin ko kayo. Bulong nga ni Liam. Sandali, mama. Singit ni Faye sa usapan. Nagugulumahinan po ako. Nakanguso nitong sambit dahil nabulol na naman siya. Ano daw? Natatawang tanong ni Liam kay Myra. Naguguluhan daw siya. Sagot ni Myra at tumangutang si Liam. Kung papa ko siya. Tinuro nito si Liam. Bakit hindi natin siya kasamang dalawa dito? Tanong ng bata. Nasa kondo sila ngayon at kasalukuyang kumakain ng hapunan na hinanda mismo ni Liam para sa kanyang mag-ina. Dahil kasalanan ni Mama,
Iniwan ni Mama ang papa mo. Sagot nga ni Myra. Para hindi ka na magulumihinan, anak. Simula ngayon dito muna tayo titira. Kung papayag kayo ng mama mo. Sambit nga ni Liam at ginulo ang buhok ng anak. Payag ako! Yay! Sigaw ng bata nilang sabay taas ang tinidor sa ere. Mayang mama mo kaya? Nakangising tanong ni Liam. Pumayag na nga ako eh. Siyempre wala na akong magagawa pa, kundi pumayag na rin. Sagot ni Myra at sinubuan ang anak. Parang dati lang, ako pang sinusubuan mo ah. Ngayon anak na natin. Nakangising sambit ni Liam. Parang nagsiselos tuloy ako. Ngumuso pa nga ito. Inapakan ni Myra ang paa nito mula sa ibaba ng mesa. Ariko! Daing niya dahil napalakas ang pag-apak ni Myra. At nagtawanan ng magina. Hindi maipaliwanag ni Liam ang saya na kanyang nararamdaman. Sa wakas lahat ng kanyang pinagdarasal ay nangyari na. Nasa harapan na nga niya ang magina niya at hindi na niya ito pakakawalan pa. Papa, tabi tayo mamaya sa pagtulog ha? Bulong ni Faye habang nanggigigil. So asan ako? Sa bubong? Tanong ni Myra. Sa tabi ko. Sagot naman ni Liam at kumindat kay Myra. Iniangat ni Myra ang kamay para batukan si Liam. Anak ko, paawa ni Liam sa kanyang anak. Mama no, baba mo yung kamay mo. Pinag-cruise nito ang kanyang dalawang kamay. Huwag mong wawayin si Papa. Awayin. Sabay na banggit nilang dalawa dahilan para humaba ang ngisi ng kanilang anak. Bilisan niyo na nga lang ang pagkain para maligpit ko na itong mga pinagkainan. Sambit ni Myra at tumayo. Tumungo siya sa lababo at iniayos ang kanyang mga hugasin. Papa! Sigaw ni Faye. Nakakalabas lamang sa banyo. Kakatapos lang nitong mag-half bath. Maliligo daw muna si Mama. Pulbusan mo daw ako. Sambit ng anak niya. Paamay nga? Sambit ni Liam at niyakap ang kanyang anak. Kili-kili power! Sigaw ni Faye sabay taas ang dalawang kamay at nilapit sa ilong ng kanyang ama. Amoy ano pa? Tanong nito. Amoy French face. Sabay tumawa nga ito. Niyakap niya ito at tinalikan ng pisngi habang kinikiliti ito. Nahawa siya sa cute nitong hagik-gik. Pinulbusan niya ang leeg nito. Kilikili at likuran. Pagkatapos ay binihisan niya ito. Tinutuyo niya ang buhok ng anak. Gamit ang tuwalya nang lumabas si Myra mula sa banyo na naka-nighties. Napatitig si Liam dito mula sa makikinis niyang binti hanggang sa mayayabong nitong dibdib. Oh, mabuti naman at nakabihis na ang anak ko. Sambit ni Myra at lumapit kay Faye. Sabay halik sa noon nito. Nag-half-bath din ako kanina. Mabango na ako. Nagbihis na rin. Wala ba akong kiss? Tanong ni Liam at ngumuso sa kanyang labi. He, manahimik ka nga dyan, Liam. Mama naman, pagbigyan mo naman si Papa. Singit nga ni Faye. Anak, usapang pang matanda lang to. Sambit ni Myra sa anak pero hinarap siya nito na nakapamewang. Usapang pamilya to at dapat akong makialam dahil anak niyo ko. Sabi naman ang matalinong si Faye. Nagulat si Myra sa inasta nito. Joke lang po. Bawi ng bata at ngumiti na nga lang ng matamis. Natawa na lang siya dahil nawala ang mata nito. Kiss mo na kasi si Papa. Sambit nito ulit. Bumuntong hininga siya. Ayoko nga. Ano siya, gold? Papa? Gold ka ba daw? Tanong ni Faye. Oo. Sagot ni Liam sa anak. Abat! Sigaw nga ni Myra. Nangakmang kukutusan ni Myra ito ay agad itong nagtago sa likuran ng anak niya. At natawa ang bata dahil sa ginawa ng ama niya. Hala Papa, si Mama ang momo ngayon. Natatawang sambit ni Faye. Nangangagat ba yung momo na yan, anak? Nagtatago pa rin ito sa likuran ng anak. Opo, tili ni Faye. Itago mo si Papa, dali! Sambit naman ni Liam. Kanina niyo pa ako pinagkakaisahan ha? Inis na sambit naman ni Myra. Akala ko anak, partners tayo. Paawa pa nga ni Myra sa anak. Opo, pero sa ngayon si Papa muna.
Ang tagal namin hindi naging mag-partners eh, dahil din po sa inyo. Sagot ni Faye at ngumuo sa si Liam na nasa likuran ng bata kaya sinamaan siya ng tingin ni Myra. Inis na pumadyak-padyak si Myra sa sahig. Tumawa si Faye at tumakbo sa kama. Tumalon-talo ng bata rito. Oops! Sambit nito ng nadulas ang paa at akmang mahuhulog ito nang unahan sina Myra at Liam para mahawakan siya. Nahawakan ni Myra ang kaliwang kamay ni Liam naman ang sa kanan. Sabay silang tatlo na bumagsak sa kama. Halos malagot ang hininga nilang pareho dahil sa kaba pero tinawanan lang silang pareho ni Faye. Nagkatitigan sila pareho at parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Niliyam nang makita muli ang matamis na ngiti ni Myra. Ngunit napabalik ang ulirat niya dahil sa malakas na hikab ng anak na nasa gitna na lang dalawa. Natulog na tayo, mama at papa, sambit ng bata. Antok na po ako eh, dugtong pa nga nito at pinikit ang kanyang mga mata. Alam niyo, ang saya-saya ko po, bulong ng bata habang ginagalaw ang kamay para yakapin ang leeg nilang dalawa. Dahil hindi na ako putok sa buho, bakas sa boses nito ang lungkot at sabay nilang naramdaman dalawa ang kirot sa kanilang puso. Bata pa man si Faye ay nakakaintindi na rin ito. Minsan na rin itong nabubuli sa kanyang eskwelahan dahil wala daw siyang ama. Hindi na ako putok sa buho dahil nandito na si Papa Liam. Sambit nga ni Faye, sabay halik sa noon ng ama. Ang saya ko din dahil kahit makulit pa ako sa matching, mahal na mahal pa rin ako ni Mama. Bulong ulit ni Faye at hinalikan rin ang noo ng kanyang ina. Mahal ka namin anak. Bulong nilang pareho at nakangiti ito kahit napapapikit. Alam ko po, paos na bulong ni Faye. Mahal na mahal ko din kayo. Hindi na nagsalita pa si Faye at nagtitiga ng dalawa na parang binabasang iniisip ng bawat isa. Iniiwas ni Myra ang mga mata niya pero hinuhuli ito ni Liam. Mahal ko kayo, mahal na mahal. Bulong ni Liam dahilan na mapalunok si Myra. Mahal din kita, Liam. Muntik na nga siyang pumiyok dahil sa kanyang sinagot. Nakakabinging tibok ng puso niya ang namamayani sa puso ni Myra. Sa wakas, ang nasambit na nga rin niya ang katagang kanina pa sinisigaw ng puso niya. Magandang umaga, bati ni Myra sa mga papasok na customer ng shop. Welcome to Faye's Flower Shop. What can I do for you, sir? Tanong ni Myra sa unang customer. Ano bang magandang ibigay sa fiancé ko na bulaklak? Tanong nito habang tumitingin sa mga pwereskong bulaklak. Wala kasi akong kaalam-alam tungkol sa mga bulaklak. Dugtong nito. Ah, ito pong white roses, sir. Nagpapahiwatig po ito ng malinis na intensyon at walang kupas na pagmamahal mo sa babaeng pinagbibigyan mo. Sagot ni Myra. Nilahad ni Myra ang isang bouquet ng puting rosas. Kasabay ng pagtanggap nito ay ang pag-abot din ito ng bayad. Ibigay mo sa kanya ng maaga pa para maamoy niya ang halimuyak nito. Sambit ni Myra. Salamat. Huling sambit nito at lumakad na nga palabas ng shop. Tinalo mo ang kapreskuhan ng mga bulaklak sa buong shop ah. Sambit ni Yuan at binaba ang isang basket ng dahlia, flowers sa tabi niya. Agad na dinampot ni Myra ang mga bulaklak para inamoy ito. Pwe, nakalimutan kong masakit pala sa ilong ang amoy ng bulaklak ni dahlia. Nakangiwing sabi nga ni Myra. Tinawanan siya ng kaibigan. Asan pala si Faye? Tanong nga ni Yuan. Nasa tutor niya. Sagot nito at inayos ang dahlia. Pinunasan niyang ng basa. At pinutol sa katamtamang taas ang tangkay nito. Iniwan mo dong mag-isa? Alam mo bang mga tutor na nananakit ng bata? Dadanga ni Yuan. May karapatan naman siyang magalit dahil alagang-alaga nga niya ang bata. Simula nang isilang ito. Ano ka ba? Kasama niya si Liam. Sagot ni Myra. Nilagay ni Myra sa mga lagayan ng mga bulaklakang dahlia. Kaya pala namumula kang bruha ka eh.
panunuksan ni Yuan kaya inirapan nga niya ito. Pero alam mo be, nung nalaman kong yung side ni Liam kahapon gusto kitang sakalin kasi sa inyong dalawa ikaw talagang gaga eh, hindi mo siya pinakinggan. Kinuha ni Myra ang basket at nilampasan si Yuan na nagsasalita pa nga. Kagaya ng ginagawa mo ngayon. Dugtong nito at umirap din. Lumabas si Myra para pumunta sa garden. Nasa likuran lang ito ng shop. Nagsuot siya ng gloves para protektahan ang kamay para sa mga tinik ng mga bulaklak. Kumanta pa nga ito habang kumuha nga ng bulaklak ng Aster. Wow! Ang ganda ng bulaklak ng aking munting crocus. Papuri niya sa bulaklak at hinaplos ang paso nito. Pero mas maganda ka pa rin, sambit ni Liam. Ay, anak ng tipaklong! Tili ni Myra dahil sa gulat. Umiling lang ito at lumapit sa kanya. Pumitas ito ng isang daisy at sinabit sa tenga ni Myra. Inangat ni Myra sa ere at hinampas ito sa ulo ni Liam. Bakit na naman ba? Tanong ni Liam. Pinitas mo yun eh. Ang tagal kong inalagaan yun. Inis na sambit ni Myra at napayuko ito. Sa ganoon lang eh, kailangan talagang magalit? Sambit nito at hindi na nga hinintay ang sasabihin pa ni Myra at umalis na nga ito sa garden. Natahimik si Myra dahil nakokonsensya siya sa kanyang ginawa. Masyado na siyang naging malupit kay Liam. Mama, anong nangyari? Tanong ng anak na nakadungaw sa bintana. Wala anak, sagot ni Myra at pilit na ngumiti. Buong araw silang hindi nag-iimikan at kasalukuyan si Myra na nagliligpit ng bag niya. Nasa labas si Liam at anak niya dahil sa lakas ng ulan ay napaaga nga ang kanilang pagsasara sa shop. Mama, si Papa po nanginginig, sumbong ng anak niya. Nakunot ang noo niya. Bakit? Nabasa ba siya ng ulan? At umiling si Faye bilang sagot. Nagpapaawa lang yan para magkabati kami. Bulong ni Myra sa sarili. Natigilan siya nang maalala ang sinabi ni Manang Sabel noong araw sa trabaho niya. Gabi at malakas ang ulan. Bulong niya kaya agad siyang tumakbo. Sa labas. Nakaupo ito at sapo ang kanyang mukha. Umiiyak at nanginginig. Liam, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Myra dito. Malamang mama, hindi. Kanina ko pa po siya pinapatahan pero ayaw eh. Sagot naman ni Faye. Umupo si Myra sa tabi nito at nang maramdaman ni Liam ang presensya ay agad itong niyakap. Pwede bang ikaw munang magmaneho? Paos na tanong ni Liam. Natatakot ako. Natatakot akong baka maulit ang nangyari at madami pa kayo sa katanghan ko. Sambit nga ni Liam. Hinaplos ni Myra ang likuran nito at hinawakan ng balikat upang iharap sa kanya. Liam Matthews, titigan mo ang mamata ko. Utos nga ni Myra. Ama ka ng anak ko. Nilampasan mo ang pagiging lumpo mo dati. Hindi kita pipilitin na kayanin mo ngayon pero ang hinihiling ko lang talikuran mo na yung trauma na dinanas mo dati. Piniga ni Myra ang kanyang balikat. Hindi ko ito sinasabi bilang ina ng anak ko. Sinasabi ko to bilang nurse, kaya makinig ka sa akin. Sambit nga ni Myra. Kuha mo? Tanong pa nga niya rito. Opo nurse, Myra. Sugot ni Liam na magiging asawa ko. Pahabol pa niyang bulong pero hindi ito narinig ni Myra. Dahil sa lakas ng ulan. Anak, pakikuha yung bag ko dyan sa loob. Utos niya sa anak. Agad itong pumasok at kinuha sa kanyang mesa ang naiwan niyang bag. Mabigat po, reklamo ni Faye. Kumiti lang siya at nagpasalamat sa anak. Tara na, aya ni Myra sa dalawa. Kaya tumayo si Liam at humawak naman si Faye sa kamay nito. Pumasok sila sa kotse at tahimik na nagmaneho si Myra. Tinignan niya ang magama mula sa refleksyon sa salamin na nasa harap niya. Natutulog si Faye at kalong-kalong siya ng kanyang ama. Pwede mo siyang ibaba kung nangangalay ka na. Sambit ni Myra bago binalik ang atensyon sa kalsada. Hindi, mas gusto kong kayakap siya. Sabi naman ni Liam. Umiling lang si Myra at muling tumahimik. Ilang sandali lang ay nakarating na nga sila sa kondo. Buhat-buhat ni Liam ang anak
dahil tulog pa rin ito habang si Myra naman ay binubuksan ng pinto. Sa pagbukas ng pinto ay isang amoy ang agad na umagaw sa pansin ni Myra. Halimuyak ng lavender. Agad niya itong hinanap at sobrang saya niya nang makita ang isang malaking bouquet na nasa maliit na mesa sa sala. Agad niya itong dinampot at pinanggigilan ng amoy. "Nagustuhan mo?" tanong ni Liam. Nakalalabas nga lang ng kwarto. "Fresh from Italy," dugtong pa nito. "Sorry for the daisy I plucked from your garden." Base ni Myra sa card na nakaipit. "Thank you," sambit ni Myra habang nakangiti. Tinago ni Myra ang kanyang muka nang maramdaman ang pag-init nito. Pero nagulat siya nang lumuhod si Liam sa harap niya sabay bukas ng pulang box. "Myra Flores, my flower and the mother of my daughter. Ayokong lumipas pa ang isang araw na hindi ko kayo nakakasama. Gusto ko nang buuin ang ating pamilya. Will you marry me?" Halos sumabog ang puso ni Myra sa tuwa habang nakaluhod sa harap niya ang nag-iisang lalaking minahal niya at mamahalin niya ngayon at magpakailanman. Tumango siya sabay punas sa kanyang mga luha. "Ma, sabihin mo, huwag yung tatango ka lang," sambit naman ni Faye habang kinukusot ang mga mata. "Oo na nga," sagot ni Myra at hindi mapigilan ng paghikbi. Matagal na nga rin niya itong hinihintay at ngayon ay nangyari na nga. Marahang pinasok ni Liam ang makinang na singsing sa daliri ni Myra at agad na sinakop nang halikang labi ni Myra. "Mahal, samahan mo ko. Nakakausapin ng wedding organizer natin," sambit ni Liam habang nagmamaneho. "Doon na ba tayo papunta ngayon?" tanong ni Myra. "Oo," tipid na sagot ni Liam. Ilang sandali lang ay hininto ni Liam ang kotse sa isang malaking bahay. Lumabas ito at pinagbuksan ng pinto ang kanyang mapapangasawa. "Huwag niyo naman po kong iwan," nakangustong sambit naman ni Faye. Nagtawanan sila at pinagbuksan ang anak. "Salamat," nakangiti na sambit ni Myra. Pumasok nga sila sa bahay na parang alam na ni Liam ang pasikot-sikot nito. "Oh Liam," bati ng babae at agad na niyakap si Liam. Nagulat si Myra nang maalalang ito ang babaeng inakala niyang nabuntis ni Liam. "May fiancé," sambit ni Liam at hinawakan ang kamay ni Myra. Napuno ng tuwa ang mukha ng babae. "Myra, di ba?" Puno ng galak nitong tanong habang si Myra nahihiyang tumango. "I'm Yana, kababata at magandang pinsan ni Liam." Pagpapakilala nito sa kanyang sarili. "Ako si Faye," pagsulpot ni Faye mula sa likuran ni Myra. "Oh hi, madaldal na cute. Manang-mana ka talaga sa papa mo," sambit ni Yana. "Bella anak, halika nga dito, may kalaro ka na," tawag naman ito sa anak niya. Tumakbo ang bata pababa sa hagdan. "Sino mami?" excited na tanong ni Bella. "Anak ni Tito Liam, si Faye. Maglaro muna kayong dalawa ha," sambit ni Yana. "Wow, ang ganda mo naman," sambit ni Faye habang kaharap ang batang babae. Hinawakan ni Bella ang kamay ni Faye. "Ikaw din naman eh, syempre mga machos tayo," sambit nito. "Tara na sa kwarto, marami akong laruan doon," aya ni Bella sa kanya. Inangat ni Faye ang tingin sa mama niya at tumango si Myra para ipakita sa anak na pumapayag siya. "Umupo kayo," sambit ni Yana at nilahad ang kamay sa sofa. Umupo silang dalawa ng magkatabi. "So, saan niyo gustong ikasal? Sa Rome, Paris o Canada?" Sunod-sunod nitong tanong. "Dito lang," nahihiyang sagot naman ni Myra. "Myra naman, kayang-kaya naman ni Liam ibigay lahat ng idedemand mo. Kaya, Gina, lubusin mo na. Araw natin yon kapag kinakasal tayo," sambit ni Yana. "Huwag ka mag-alala, lahat ng gusto mo kaya niyang ibigay," dugtong pa nga nito ulit at kumindat. Hinawakan niya ang kamay ni Liam at tinitigan ang mata nito. "Pagmamahal niya lang naman ang gusto ko," sambit niya dahilan para mamula ang tenga ni Liam. "Ibahin ko na lang ang tanong, anong gusto niyong theme?" tanong ni Yana. "Garden wedding,"
Sagot naman agad ni Myra. Agree ka na, Liam? Tanong ni Yana dito. Oo naman, kung anong gusto ng asawa ko, yun ang masusunod. Napayuko si Myra habang kagat ang labi. Nang marinig ang katagang, asawa ko mula kay Liam. Gusto niyang magtititili pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Magandang idea ang garden wedding pero saan naman ang venue? Tanong nitong muli at sinulat sa papel ang mga gusto ng magkasintahan. Sa Baguio, sagot ni Liam. Bakit doon? Bulong na tanong ni Myra. Doon ipinanganak ang anak ko. Doon ko ulit kayo nakita at higit sa lahat, lugar na yon. Ay napaka-espesyal. Doon ka sumagot ng oo, sagot ni Liam. Baka nakalimutan yung nandito ako. Isang single at bitter sa buhay. Singit ni Yana sa malagkit nilang titigan. Pinag-usapan nilang mabuti lahat ng gamit, mga imbitahang bisita at lahat ng aayusin sa kasal. Huling tanong na lang, sambit ni Yana. Kailan ang kasal? Dugtong nito sa susunod na araw na kaagad. Ani ni Liam. Baka kasi magbago pa ang ihip ng hangin. Iwan na naman niya ako nang walang paalam. Dugtong nito na ikinatawa ni Yana. Alam nga namang magpapaalam ako sa'yo bago ang lalayas, diba? Sarkastikong tanong ni Myra. Oo, kahit nag-text ka man lang ng hoy lalaki, nasa sinapupunan ko na ang anak mo at nasa Baguio kami ngayon. Para naman hindi ako mabaliw kakautos, nahanapin kayo, sagot ni Liam. Ayan na naman po kayo, nagbabangayan na naman kayo eh, singat ni Faye habang hawak ang isang malaking teddy bear. Oo nga, para kayong mga bata. Sang-ayon naman ni Bella at nakapamewang pa, na parang matanda. Pansamantalang nagkatitigan silang tatlo bago nagsitawanan. Kayo namang dalawa, parang mga lola kayo kung magsalita ah, sambit ni Yana na halos maluha na nga sa kakatawa. Lumipas nga ng mabilis ang panahon. Araw na ng kasal at lahat sila ay abala habang si Myra ay kinakabahan na may halong saya na nakaharap sa salamin. Nilaro niya ang engagement ring sa kanyang daliri para pakalmahin ang sarili. Mama, ang ganda mo po! Bulong lang anak niya ang nasa tabi niya. Nakasuot din ito ng kulay puting gown. Siya kasi ang magiging little bride. Ikaw din anak, sagot ni Myra rito. Faye, tawag ni Yana dito. Halika na dito, aayusan pa natin yung buhok mo, sambit nito. Hinawakan ni Faye ang kamay ni Myra at ngumiti. Huwag ka nang kabahan, ma. Magiging masaya ang araw na to. Sambit ng anak bago tumakbo. Papunta sa tita Yana niya. Ma'am Myra, lumapit sa kanyang isang pamilyar na matandang babae. Manang Sabel? Agad siyang lumapit ito. At niyakap. Namiss ko po kayo, dugtong ni Myra. Ang ganda niyo po, ma'am. Papuri nito pero napangiwiin siya dahil narinig naman niya rito ang salitang ma'am. Manang naman, ilang ulit ko na bang sasabihin na huwag niyo na akong tawaging ma'am, sambit ni Myra. O siya, Myra, nandito ako para ibigay sa iyo to. Nilabas nito ang isang napakagandang kwintas. Puno ito ng kumikinang na diamante. Pinapamigay ni Madam halos 6 na dekada na ito sa pamilya Matthews. Pinagpapasapasahan ito ng mga bride na ikakasal sa isang Matthew. Kaugalian na nga ito kaya suotin niyo po, sambit ni Sabel. Marahan na umupo si Myra at agad din namang isinuot ito sa leeg. Tanda daw ito nang tanggap sa angkan at pinapaabot niya rin na natutuwa siyang ikaw ang mapapangasawa ng kanyang anak. Sambit ulit ni Sabel. Pagkatapos na masuot, ay tumayo siya at hinarap ang sarili sa salamin. O siya, Myra, maiwan na kita ha. Marami pa akong kailangan gawin sa labas, sambit ni Sabel at tumayo si Myra. Ito na, bulong niya sa sarili habang naglalakad sa pasilyo. Pigil ang luha niya, namamangha sa dekorasyon ng kanyang kasal. Mga naka-kurti ng lavender, dahilan para baluti ng halimuyak. Nito ang buong paligid, mga iba't ibang bulaklak ang ginawang pasilyo, tulips, aster, hyacinth at marami pang iba't ibang klaseng bulaklak.
Pero kahit anong ganda, nang paligid ang tanging mga mata ni Myra ay nakapako lamang kay Liam. Pinipigilan niya ang kanyang luha dahil ayaw niyang masira ang kanyang makeup. Tatlong hakbang na lang at makakarating na nga siya sa tabi ni Liam. Halos hindi siya makapaniwala na halos ngayong araw ay kakasal na nga siya sa lalaking hinahangaan ng lahat ng kababaihan sa angkin nitong kakisigan at yaman. Isa, dalawa, tatlong hakbang ang ginawa ni Myra. Agad na inalok ni Liam ang kanyang balikat at agad na humawak siya sa balikat nito. Sabay silang naglakad sa altar papalapit sa pari. At nangyari na nga ang seremonya. Hanggang sa, "You may now kiss the bride," sambit ng pari at nagtilian nga ang mga tao sa paligid. Marahang itinaas ni Liam ang belo. Pagkatapos ng 4 na taon, "Mahal na mahal pa rin kita at hindi ko kupas yon," bulong ni Liam. Dagdag pa nga nitong biro, "Kahit na hindi mo man lang ako pinakinggan." Sagot naman ni Myra, "I'm sorry. Mahal na mahal din kita. At parati na kitang sasamahan kahit saan at hindi iiwan." Nagpalakpakan ng mga tao at sigaw nga ng mga ito, "Kiss!" Nagkatitigan silang dalawa at ngumiti. Nilapit ni Liam ang kanyang mukha at tinitigan ang mga labi nito bago sinakop ng halik. "Papa, wag mong ubusin yung lips ni Mama!" sambit ni Faye habang niyuyugyug ang taksido nito. Ngumiti si Liam matapos halikan ang kanyang asawa. Humarap sila sa mga bisita at dahan-dahang naglakad sa pasilyo. "Sis, congrats!" sigaw ni Yuan at nagsabay ng bigas. "More inaanak to ka, Myra!" sigaw ng ninang ni Pei. Puno ng saya ang puso niya habang hawak ang kamay ng anak at asawa. Kung panaginip lang ang lahat, ito na yata ang pinakamagandang panaginip sa tanan ng buhay niya. "Handa ka na mamayang gabi?" bulong ni Liam sa kanya. "Bakit? Anong meron mamayang gabi?" inosenteng tanong ni Myra. Ngumisi ito at namilog ang mata ni Myra nang pumasok sa isip niya ang honeymoon. "Diyos ko, bulong na nga lamang ito. Masakit ang mapa ako," reklamo ni Myra habang hawak ang mabigat niyang gown papaakyat sa hagdan. Nasa mansyon sila, na regalo mismo ng mama ni Liam sa kanilang dalawa. "Grabe naman si mama magregalo. How's in love talaga?" sambit ni Myra habang nililibot niya ang tingin sa buong bahay sa itaas. "Ang ganda pa," bulong ni Myra. "Deserve mo naman lahat ito," sagot ni Liam at niyakap ang kanyang likuran sabay halik sa balikat niya. Hinaplos nito ang kanyang mga balikat at inamoy ang leeg ni Myra. "Alam mo ba kung bakit Liam ang pinangalan sa akin ni Mama?" Baritono ang boses ni Liam. Dahilan para magsitayuan ng balahibo ni Myra. "Malamang hindi," sagot ni Myra. "Kasi gusto niya daw ng 5 apo, kaya para hindi niya makalimutan, pinangalan niyang Liam." Natatawang sambit ni Liam at tumiling. "Ang weird, diba?" Humarap si Myra at niyakap ang leeg ng asawa. "E di gawin natin ang pangalawa," mabangakit nitong sabi. Nagulat siya nang bigla siyang binuhat ni Liam. Sinapu niya ang pisngi nito at marahang hinalikan. Habang naghahalikan ay lumakad si Liam papunta sa kanilang kwarto. Napasinghap si Myra nang hinagis siya nito sa kama. "Diyos ko naman, huwag mo naman ako ihagis," reklamo ni Myra. Kumalat tuloy ang mga petals ng rose. Tugtong pa ni Myra at ngumuso. Tinawanan siya ni Liam at lumapit sa wheelchair sabay upo dito at lumapit sa Alpa. "Wife, naalala mo pa nung una tayong magkita?" tanong nga nito at pinasandal ang Alpa sa kanyang balikat. "Unang kita ko pa lang sa mga mata at ngiti mo, sabi ko sa sarili ko, I will marry this woman," sambit ni Liam. Napatulala si Myra habang tinititigan nitong tumugtog ng parehong pyesa na kanyang narinig noong una silang magkita. Pero iba ang melodiya. Masaya at puno ng kahulugan. Ngumiti si Liam at tinigil ang pagtugtog. Hinawakan niya ang gulong ng wheelchair at lumapit sa isang desk. Pinindot niya
ang-on nito at tumugtog ang isang napakagandang melodiya. Inabot naman ni Myra ang zipper ng malaki niyang gown at hinubad dito. Tanging maikling silk dress lang ang natirang saplot. "Mahal, ano bang magagawa mo para sa akin?" Mapang-akit na tanong ni Myra bago kumandong sa asawa niyang nakaupo. "Kaya akong bilhin ang buong mundo para sa'yo." Bulungan ni Liam at sinipsip ang kanyang leeg dahilan para mag-iwan ito ng marka. "Pasayahin mo lang ako at magiging mabuting ama sa lima nating magiging anak. Yun lang ang gusto kong gawin mo para sa akin." Bulong ni Myra. Sabay sapo ng panga nito at sinakop ng halik ng asawa. Hagod ng hagod si Liam sa kanyang katawan dahilan para lalo itong maginit. Mula sa kanyang labi hanggang sa kanyang pagkababae. Ang haplos nito ay nagpapakiliti sa kanyang puson habang si Myra ay tinatanggal ang pangitaas ni Liam. Habol-hini nga silang dalawa ng pakawalan ang kani-kanilang mga labing umiti nga si Liam. "Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Kakontento sa buhay ko." Bulong ni Liam at inikot ang gulong ng wheelchair. Sinayaw niya ito. Sabay sa tugtog ng kanilang pinapakinggan. Parang dinuduyan si Myra sa kandungan ni Liam. Wala na siyang ibang nararamdaman kundi saya. Wala na siyang mahihilim pa, kundi ang maging masaya ang kanilang pamilya. Tumigil si Liam sa pagpapaikot ng wheelchair at pinanggigilan. Ang kanyang mga labi na parabang wala ng iba pang tatamis dito kundi yun lang. Tumayo si Liam at marahang hiniga si Myra sa kama. Pinasok na nga niya ang kamay sa damit ni Myra. At nagdikit na nga ang kanilang mga maiinit na katawan. Walang nagbago, perpekto pa rin. Walang pinagbago at halatang walang ibang nakahawak kundi siya lang. Napuno ang gabi ng halinghing at sarap na pinagsaluhan nilang dalawa. Pagiging kontento sa isa't isa at pagmamahal ang naramdaman nila. "I love you, my flower." Bulong nga ni Liam at siniksik ang mukha sa leeg ni Myra. Umiti ito at binigyan ng munting halik ang ilong ni Liam. "Mahal na mahal din kita." Bulong ni Myra na puno ng ngiti ang labi. At dito na nga nagtatapos ang napaka-romantic na love story nila Liam at Myra. Kasama nga ang cute na cute nilang makulit na anak na si Faye. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay ng ating full stories at shoutout po sa mga sumusunod. Estrella Barnido, Rashid Pugaro, Jean Rosario, Shirley Bautista, Mary Ann Cosmiano, Lorna Mariano, Renaline Bundal, Feli Vergara, Josephine, Raquel Magno, Yolanda Co, Josefina Rubio, Jocelyn Pogoy, Eddie Tolentino, Teresita Gragasin, Happy Kid Blog, Enday Lebra, Rosemary, Adrenida, Faye Navares, Lorna De La Cruz, Luz Viminda Maliare, Maria Bayan, Neva Fajardo, Sumarieta, Juvelin Romero, Glenda Love, Rigalin Bautista, Claire Mendoza, Zen Sulficar, Lee Del Diaz, De Jessica Rose, Jessica Lee, Tuan Hauchua, Marisa Bustamante, Erlinda Chong, Elsa Dishman, Ida Gagnon, Rex Roy, Teresita De Los Santos, Ellen Fortuno, Hilda, RDC, at shoutout na rin po sa lahat. Maraming maraming salamat po. At muli, ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for watching!